Welcome to our Living Like Jesus live streaming. Don't forget to like our official Facebook page. Follow our Instagram and Twitter accounts. Subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, or simply in the search bar, just type youtube.com/Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato D. Carilli, and also the ministry's events. This God's greatest anti-move through social media. Watch tonight's program and be blessed beyond measure, entitled. Ito din po yung design ng Diyos eh. Ngayong gawa po ni Satan, i-destroy. Ngayon lang po sa buhay ng bawat isa o sa buhay ng isang pamilya, kundi sa balansang ito, sa buong kabuuan ng church, sa buong mundo. Sabi niya, I want to destroy the works of your enemy quickly. No, kaagad. Kaya lang, inaantay ko kayo eh. Huwag ako ang intayin ninyo na gumawa para sa inyo. Kayong inaantay kong sumunod sa utos ko. Kasi anytime, available ako eh. Yung power ko, available eh. Yung compassion ko, available. Yung faithfulness ko, overwhelming. Yung favor ko, unlimited. Yung care at protection at concern ko sa inyo, undeniable, undisputable. Kayong inaantay ko eh. Kaya nga ako nagsasalita eh. Kaya nga ako nag-uutos eh. Upang lahat ng ito ay magawa ko para sa inyo. Yung gawa ni Satan, masira ko. With songs of praise, you gave me hope, you made the way, and now I long to live in your presence for all of my days. My heart is filled with songs of praise. You gave me hope, you made the way, and now I long to live in your presence for all of my days. My soul sings, my spirit shouts, with every breath I'm crying out, I want to live for you alone. You have captured my heart, mi corazón. Amazing grace has rescued me. You paid the price. You set me free. I will sing your praises forever, my Savior and King. Amazing grace has rescued me.
You paid the price. You set me free. I will sing your praises forever, my Savior and King. My soul sings, my spirit shouts, with every breath I'm crying out, I want to live for you alone. You have captured my heart, mi corazón. My spirit shouts with every breath. I'm crying out, I want to live for you alone. You have captured my heart, mi corazón. I will give you glory. Oh,
will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Sabihin po natin itong lahat, mga iniibig. I choose to be pure. I choose to be holy. I choose to be righteous. I choose to be obedient. I choose to be glorious. I choose to be believing. I choose to be powerful. I choose to be supernatural. I choose to be healthy. I choose to be wealthy. I choose to be peaceful. I choose to be joyful. I choose to be like Jesus. I choose to finish the will of the Father. Because Christ is in me, I am filled with the Holy Spirit. I can do all things, everything, even impossible things. And because of Christ, who empowers me, I will finish the will of the Father. I will be a blessing every day, everywhere, in any situation, in any circumstances. I am a blessing for the glory of Christ, the lover of my soul, the soon coming King, the bridegroom. And all God's people say, Amen. Bago po tayo mo po, ibigay po natin ng malakas pong palakpak. Lahat po tayo sumigaw po ng malakas. Tumalong po tayong mataas. Mahina po yung ating palakpak. Mahina po yung ating mga sigaw. Mahina po yung ating talon. Dapat pong palakpak na malakas. Dapat pong sigaw na malakas. Lahat po'y dumalo ng mataas. And all God's people say, Amen. Amen. So meron po akong dalawang booklet na hawak na napakahalagang sumatin po mga kamay. Ipamagat pong huwag ibigin ang sanlibutan at magkaibang kalikasan. So napakahalagang pares natin itong mabasa para maging mas malinaw po sa atin kung bakit hindi natin dapat ibigin ang sanlibutan. At ano po ba yung kalikasan na nasa mundo at kalikasan nasa atin na talaga pong magkaiba? Napakaganda pong mga booklet nito. Love offering lang po ang ating kailangan para po sa expansion ng kaharian ng Diyos. At saan man po kayo sa Pilipinas, Asia, Europe, buong mundo, isend po namin sa inyo ang mga aklat na ito. Kaya tumawag po tayo, mag-email, mag-text, mag-fax, at ang inyo pong ibibigay, ihulog nyo po sa bank account ng ministry. At muli nyo po akong sulatan, paabutan kung paano po kayo na-bless sa mga booklet na ito. Huwag ibigin ang sanlibutan at magkaibang kalikasan. Praise God. So samahan po natin ang lingkod ng Diyos sa aklat po ng Psalm chapter 81 na meron pong pamagat na God's appeal to His people. Psalm 81 verse 13 and then 14. And I read, Oh, that my people would listen to me, that Israel would walk in my ways. I would soon subdue their enemies and turn my hand against their adversaries. Ito pong passage pong ito ay very striking sa puso po ng lingkod ng Diyos. Heartbreaking. So stirring. To be honest,
bago po ako nagpasyang ito po ituro, I have sought the Lord. No? For days, hours, concerning this revelation. And I have discovered, no? This is one of the most striking truth that was ever written in the Bible. Na kung saan ang Diyos po mismo ay nasa agony. Ando dun po sa pain. Ando dun po sa brokenness ng puso. Ando dun po sa isang napakalaki pong kapanglawan. At ang object po ng lahat ng ito ay ang kanyang mga anak. At ang issue po ay ang ating pong pagsunod. Dito po makikita natin na napakalaki po ng puso ng ating Amang Sumasalangit na makitang tayo po ay nabubuhay sa pagsunod. Yung po bang hindi lang po tayo nakarinig, hindi lang po tayo dumalo, hindi lang po tayo nagsulat, hindi lang po natin sinasabing tayo po ay mananampalataya, pastor, guro, ebanghelista, propeta, deacon, elder, o meron po tayong tungkuling hinahawakan o may ginagawa sa Panginoon. Kundi dumating po tayo sa punto na pag siya po ay nagsalita, ay atin pong gagawin. Nanadunod po ba yung ating pagtitiwala sa kanya? Wag na po itong bulay-bulayin pa, intindin, unawain, pag-aralan. Ito po yung nangangailangan po ng denial ng ating mga sarili. E dumating po tayo sa puntong susunod kaagad. Ay atin pong puso't isip dapat ay wala po doon sa kalagayan natin, sa hawak nating pera, sa sitwasyon natin, hinaharap natin, usaping ino-overcome natin, maaaring ito po sa pamilya, negosyo, trabaho, pag-aaral, relasyon, panglipunan, pangbansa. Kundi ito doon po tayo sa pagsunod sa sasabihin ng Diyos. Sapagat, kung wala pong pagsunod, ay napakalinaw po na meron pong pagsuway. Walang sabi niya, oh, that my people would listen to me. Oh, that my people would listen to me. No? Ando doon po yung puso ng Ama. Nagdalin po tayo sa tagumpay. Yung atin po mga kaaway, nakaaway din niya, ay dalin po sa pagkalupig o pagkatalo. At hindi niya po ito magagawa nang walang ating pagsunod. Ay kung wala po ang pagsunod, meron pong disobedience, and that disobedience breaks the heart of God. That disobedience breaks the heart of God. That disobedience always breaks the heart of God. And for me, that is not normal. It must not be the case. It must not happen. Dahil napakabuti po ng Diyos. Wala siyang pinalanong pangit sa atin. Mimpak, meron pong isang passage in the book of Psalm, ang sabi po ron, na wala po siyang inisip araw-araw, kundi yung ating kapakanan, yung tayo po i-bless. Noon tayo po nag-iisip ng pagpapala, masigit po siya. Siya po yung unang responsible na nag-iisip at gumagawa ng lahat ng bagay para tayo po i-bless. Upang nang sa ganun tayo po maging blessing sa lahat. Dahil paano ka magiging blessing sa lahat kung hindi ka naman nabibless? So, doon po yung kanyang eagerness. In addition, hindi niya lang po iniisip yung atin pong kasaganaan araw-araw. Siya po yung gumagawa ng paraan para tayo dalin doon. Upang tiyakin na lahat po ng kanyang pinalano sa atin, 100% victory in every area of our life, maging siya po spiritual, physical, mental, emotional, financial, eh talagang sumaatin. Pero sinasabi po niya sa atin na kahit ito po'y gustong-gusto niya at siya po yung author ng blessed life, hindi niya po magagawa malibang tayo po ay sumunod. Malibang ibigay po natin yung ating pagsunod. Malibang maintindihan natin kung gaano kahalaga ang ating pagsunod. Kung gaano kalaki ang role na gagampanan nito para sa kaganapan ng kanyang kalooban. Yung sabi niya, I would soon subdue their enemies. Sa iba pong translation, ang sabi ron, I will defeat their enemies quickly.
Hindi na po niyang pampatagalin. Gusto niya po i-dismantle kaagad yung atin po mga kaaway. Nakaaway din po ng ating bansa, kaaway din po ng buong mundo. Sino po yun? Si Satan. Yung mga demonyo. Yung kanila po mga scheme, yung kanilang deception. Yung kanilang rebellion, yung kanilang disobedience, yung kanilang pong control. I want to destroy them quickly. Ganun po kalaki yung eagerness ng puso niya. And for that to happen, God is saying to us, kailangan ko lang pagsunod niyo. Oo, totoo, makapangyarihan ako. Omnipotent ako. Omniscient ako. Omnipresent ako. Kaya lang, hindi ko ito magagawa kahit so powerful ako, lang wala kayo. Nang hindi kayo susunod. Yun yung panuntunan ko. Kulang na lang sabihin ng Diyos na, ninyo ba naunawaan, dumidepende ko sa inyong pagsunod. No, kung hindi kayo susunod, kahit napakakapangyarihan ko, ay wala akong magagawa. Titingin lang po siya. Hindi niya po maiunat ang kanyang kamay. Dahil nangangailangan po siya ng ating pagsunod. Kagaya po na nagalap sa paradise. You know the story, God created Adam and Eve. In His image and likeness, He created them male and female. Nakikita ng Diyos na dadating po si Satan sa anyo po ng serpent. Alam niya po na idideceive niya po ang mag-asawa at magiging daan po yan ng pagpasok ng curse sa buong mundo. Ano-ano po ang mga yan? Because of sin, dadating po yung sumpa po ng sakit, karamdaman, kamatayan, kahirapan, lungkot, takot doon sa pag-aalala, kabiguan, buhay na walang direksyon. Global warming, climate change, hurricane, tornado, volcanic eruption, La Niña, El Niño, death here, death there, virus here, virus there. Worldwide economic collapse, worldwide economic crisis, mass layoff, immorality, sexual perversion. Nakikita niya po lahat yun, alam niya. Pero hindi niya po ba naisip? Bakit hindi niya po pinigil? Si Adam at si Eve. Bakit hindi niya po pinigil si Satan to deceive them? Napakasimple lang po ng sagot. Meron pong will ang tao. At yung pong will na yan ay in-expect ng Lord na isasubmit sa Kanya. Ipapailalim sa Kanya. Ilalagay sa pagsunod. Eh hindi po ganun ang ginawa ng mag-asawa. Kaya kahit siya po'y napakakapangyarihan, He cannot work for their deliverance. He cannot work for their salvation. He cannot work to protect them in the paradise. Napakalungkot po nun. Hanggang ngayon, yun po ang katotohanan. Hindi po siya nagbabago. Isa po sa pinaka-importanting gift ng Diyos sa atin ay yung ating will. Naalala ko nga po yung isa pong nagpa-cancel sa akin ng isang araw by phone. Siya po ay nakikiusap na ayusin ko po ang isang usaping ito at tayo naman po'y pumayag dahil siya po'y atin pong anak, kongregasyon. Pero sa gitna po na lang ako po'y nagbigay po ng isang paabot. Ang sabi ko, I will do my best. Yan naman kasi ako sa Lord eh. Na pag inako ko ang tungkulin sa Lord, tatapusin ko. At kung hindi ko tatapusin, hindi ko akuin. Para sa akin yung gitna kasi hypocrisy yun eh. At alam ng Diyos yun. Kaya dalawa lang ako yan. Gagawin ko siya ng buong puso. Sokdo lang ibuwis ko buhay ko dahil sa Diyos. Ay kung hindi ko gagawin ng buong puso, hindi ko gagawin kasi nga yung gitna for me, hypocrisy. Alam ng Diyos yun. Na walang gitna. Pero kako itong isang nire-request mo, hindi ko kako maipapangako sa iyong 100% na magaganap yun. Yung sabi niya, eh tatay, respetado ka niya eh. Nakikinig siya sa iyo. Ang sabi ko, I know.
100%, I know. Kaya lang hindi ko kontrolado isip niya eh. Meron siyang will. Kagaya mo na hindi ko makontrol yung isip, meron kang will. Kung ikaw, hindi ko makontrol eh. Hindi ko rin maipangako sa iyo, makokontrol ko siya. So, hindi sapat na respetado natin ang Diyos eh. Hindi sapat na sabihin natin mahal natin siya eh. Hindi sapat na sinasabi natin we honor God eh. Sa likod po ng statement na yan, dapat yung will natin nakasubmit. Nandoon po tayo sa pagsunod. Kasi kung wala po yun, then, marami pong maapektuhan, isa na po tayo. Ito din po yung desire ng Diyos eh, na yung gawa po ni Satan, i-destroy. Nilang po sa buhay ng bawat isa o sa buhay ng isang pamilya, kundi sa balansang ito, sa buong kabuuan ng church, sa buong mundo. Sabi niya, I want to destroy the works of your enemy quickly. No, kaagad. Kaya lang, inaantay ko kayo eh. Huwag ako ang intayin ninyo na gumawa para sa inyo. Kayong inaantay kong sumunod sa utos ko. Kasi anytime, available ako eh. Yung power ko, available eh. Yung compassion ko, available. Yung faithfulness ko, overwhelming. Yung favor ko, unlimited. Yung care at protection at concern ko sa inyo, undeniable, undisputable. Kayong inaantay ko eh. Kaya nga ako nagsasalita eh. Kaya nga ako nag-uutos eh. Upang lahat ng ito ay magawa ko para sa inyo. Yung gawa ni Satan, masira ko. Kayo yung inaantay ko, wag ako ang intayin nyo. You see? Marami pong biyaya ang nawawala eh sa buhay ng bawat isa. Marami pong pagkakataon na si Satan po'y nakakalusot. Yung gawa po niya ay para po bang tuloy-tuloy na magtatagumpay. At marami nagtatanong, where is God? What God is doing? Hindi niya ba alam ang lahat ng ito? Hindi niya ba nakikita? Of course, alam niya lahat. Of course, nakikita niya. Pero kailangan lang maintindihan po natin na walang problema sa kanya eh. Tayo po iniintay niya. Yung ating pagsunod. Kulang na lang sabihin ng Diyos sa bawat isa na, eh, ang dami niyong narinig eh. Ang daming prophecy na bitiwan sa inyo. Ang daming specific word, ang daming revelation, ang daming release ng anointing, ang daming impartation, ang daming infilling ng presence ko. Eh, anong gagawin niyo sa mga revelation na yan? Anong gagawin niyo sa mga utos na yan? So, ganun po siya kasimple. Kaya yung pong distraction ng gawa ni Satan at kalayaan po ng marami ay nakapending. At kung bakit po siya nakapending, dahil iniintay ng Diyos yung pagsunod natin. At hanggang hindi po natin siya binibigay, stalemate po siya. At hanggang walang pagsunod, ay ba'y tatagal po yun? Ligyan ko po kayo ng isang halimbawa. Meron kayong kapatid at trabaho po sa abroad, sa Middle East. Bago po yan nakapagtrabaho, nag-pray po natin. Nakapasok naman po. Engineer po siya eh, sa oil company. Laki po ng sweldo. Hindi naman po ako nagtaka. Dahil man of God, nag-pray, nagpayo, na-honor ako ng Lord eh. Then, nagbilin lang ako. Sabi ko, ayan, binilis ka ng Lord. Pera mo yan. Magpakatapat ka lang sa pagbibigay mo ng ikapot handog. Para tumuloy-tuloy yung biyaya. At pagdadating ka ako yung every first month of every new year, mag-first fruit ka. Para secure yung isang taon mo at ever-increasing yung sweldo mo. Kasi yung tinatanggap mo, maliit pa yan eh.
Siyempre, kung tatanggap ka ng mga 100,000, 200,000, kulang-kulang 300,000 o kalahating milyon, engineer ka sa isang malaking oil company, mababang sweldo yan. Kaya yun po yung aking pinapaabot. Umuoo naman. Adi, pumunta po sa Middle East. Eh, yung problema po, hindi siya nagpakatapat sa Diyos. Adi, kinausap na natin, tinawagan. Kasi nga, panay pa-pray, prayer request. Tatay, sweldo ko po, nadidelay. Tatay, dami pong persecution dito. Taga-ibang lahi. Tatay, nahirap po yung kalagayan ko. Sabi ko, yan kasi ka ako yung problema eh. Gusto nating magpakahirap, mag-struggle, kaysa mabuhay sa bukas na langit, kakoy sila naman ang ugat ng lahat ng yan eh. Hindi mo nga sinusunod yung utos ko mula sa Lord. Hindi mo sinusunod yung aking payo. Amen. Alam niyo, nakakalungkot po yun eh. Basahin niyo po ang Bible. Wala namang ginawa ang Diyos kahit ano sa lumang tipan at saka sa bagong tipan malibang may mga tao siyang tinayo eh na nagsasalita. Ang tawag po ron, spokesman, oracle. Ang title po nila sa Old Testament, Prophet, sa New Testament, Apostle. Hanggang ngayon, yun po yun. Ang problema po ng marami, tatanggapin lamang po natin yung pinapaabot ng mga lingkod ng Diyos pag maganda sa pakiramdam natin, pamilya natin, at magiging komportable po tayo. Eh, dapat naman. Dahil lahat naman ang utos ng Diyos, ang outcome niya is to be comfortable. His people, His children, to be satisfied, to be really blessed. Pero pagdating po dun sa punto na hindi gusto ng pakiramdam natin, ayaw ng stubborn na mind po natin, so, we reject our counsel, our teaching, our preaching, our prophecy, and our concern. Yun po yung problema eh. Natututo po tayong mamili ng gagawin. Hanggang dumating po tayo sa delusion at deception mula sa diablo at paniwalain po tayo na, eh, mga man of God, kagaya ni Tati Apostol, eh, hindi naman Diyos yan eh. Tao lang yan eh. No, dumating po tayo sa delusion at deception na, pag hindi natin sinunod yung pinapaayos sa atin o pinapaabot, eh okay lang. Na walang consequences. Na walang problem. Na mahal pa rin tayo ng Diyos. Kagaya ng turo ng mga grace teacher na out of context, unscriptural, unbiblical, perverted, twisted, hindi whole counsel ng Diyos. Partial truth. And partial truth is a lie. For there is such thing as partial truth. All truth is 100%. If that is a partial truth, that is a lie. And the Bible calls that what? A deception, a delusion. So, hindi po tayo sumusunod. Pinipilit natin yung gusto natin. And then we expect blessing. Hindi po magaganap yun. At ang nangakalungkot, marami pong mga anak ng Diyos, matagal na ginagawa yan. And they are expecting blessing that will never happen. At naging pangkaraniwan na lang po yan sa marami, at dahil hindi nga nire-repent, para sa kanila ay okay lang to, wala namang problem dito, wala akong dahilan para mag-repent. At lalo po tayong nalayo sa biyaya. We don't understand, it's not about me. It's not about God's servant. It's about His word in our mouth. It's about His word that we preach. It's about His word that we teach. It's about His word that we prophesy. It's about His word that we counsel to everybody. Yun po yung problema. Eh, linaw ang sabi ni Jesus sa Matthew 10:40, 41, 42 eh. Sinusugo ko kayo mga apostol. Nung sino man tumanggap sa inyo, tumanggap sa akin. Ayun na po yung identification ni Jesus sa mga lingkod niya eh. Kaya nga kahit ipaghiwalay ng hireling at mga demonyo at ng diablo at mga kulto, ang Diyos sa mga apostol, imposible eh. Dahil si Jesus mismo nagsabing, hindi mo pwedeng ihiwalay ang mga lingkod ko sa akin at di pwedeng ihiwalay ako sa mga lingkod ko, sa mga anak ko. Because I have sent them and we are one. Bakit
tayo naging isa sa Lord. Eh, yung buhay niya yung dala natin eh. At yung teaching niya yung tinuturo natin. Yung salita niya ang pinangaral natin. Yung kalooban niya ang dinideklar ko. Yung meaning to say, wala akong sarili ritong agenda, kaisipan, pananaw, panuntunan sa buhay. It's all about God. It's all about Jesus. So we become one. Kaya nga God's messenger, God's oracle eh. God's prophet, God's apostle, God's spokesman. Dali na maintindihin ito eh. Tinan niyo po yung mga nanunungkulan sa gobyerno. Sunod lang na sunod sa mga politiko yan. Kahit mali, sumasang-ayon sila. So they become one. Iba po sa nila ay trained to lie. They always lie para idepensa yung kanilang mga pinuno. Wala namang masamang idepensa kung tama. Pero kung mali, so, yun ang pangit. And sad to say, kahit mali, dinidepensa nila, pinapaganda nila yung statement, pinapaabot nila yung maganda, pero alam naman ng lahat na mali. So, they lie and they are trained to lie. So, ang tumanggap sa inyo, tumanggap sa akin. At tumanggap sa Ama, nagsugo sa akin. Ayun ang po yung identification eh. God the Father, God the Son, sa kanyang mga lingkod. Nang tumanggi sa inyo, tumanggi sa akin. Ayun ang po yun. At ang tumanggi sa akin, tumanggi sa Amang nagsugo sa akin. Nang sino mo magbigay ng isang basong tubig sa mga lingkod ko, igagantimpalaan ko. Ayun po ang amazing eh. Yung mga lingkod na Diyos, yung binigay mo ng isang basong tubig, si Jesus yung gagantimpala sa'yo. Why? Kasi nga eh. Identify nga ang Lord sa mga lingkod niya eh. Napakasimple po nun eh. Kaya dapat alam po ito ng lahat eh. Para yung diablo po, hindi na makapagdagdag pa ng deception, panluloko, pandaraya. At yung pong mga pending blessings na ito, at pending salvation ng mga kababayan natin, pending deliverance, pending apostolic revival na nandiyan, ay makarating po sa lahat. At ito pong pending worldwide evangelism, discipling the nations, ay mangyari po sa bawat bansa. Ayan ang sabi ko sa kanya, hindi ka kasi sumusunod eh. Then nangako, repent, opo tatay, adi, nagbigay ng tithe, nag-offering. Eh pagkalipas po ng siyam na buwan, pagkatapos niya magbigay, straight siyam na buwan hanggang isang taon, hindi na siya nagbibigay uli. You see? Yan po yung problema eh. Don't ever dare to believe the devil that you will prosper and you will succeed na walang consequences. Wala pong susuway sa Lord, maliit o malaki, ang hindi makakaranas ng consequences. At walang susuway sa Lord na mag-i-expect ng tuloy-tuloy yung pagsuway mo dahil God is a God of love and God is a God of grace, eh, to-tolerate niya yung kasalanan. It is not so. At ito pa po yung panibagong deception. Nag-text po isa sa akin, tatay, ipag-pray niyo po na ano, maging ano po ako, supervisor ng oil company o manager. O ikatatlo sa pinakamataas, itan nyo pong deception at delusion yan. Hingi ka pa ng prayer request na mag-ikatatlo ka sa napakataas eh, hindi ka sumusunod sa Diyos. Intindihan nyo po ako. Eh ano pong reply mo, tatay? Wala. Ba't ako magsasayang ng load? Eh paano yun, tatay? Eh nangangailangan ng tulog. Alam nyo, napakahirap gisingin ng gising. At napakahirap patulugin ng tulog. Ilang ulit po pag gustong makarinig? Eh, ilang naman ang lagi kong sinasabi. Sa tingin kaya natin, pagkalipas ng buwan at taon ay magbabago na ang Word of God? Are you hearing me? Do you hear me well? Am I talking to all of you today? Including the church around the world? No. So sa lahat po ng naghihirap, walang trabaho, hindi nakakasurvive, isa na naman ang sinasabi ko eh. Ikaw ba'y nagpapakatapat sa pagsunod sa Diyos? Tapat ka ba sa tithe mo't offering? Hindi yung nagbibigay ka. Ang tanong ko, tapat ka ba sa pagbibigay? Yun po yung problema eh. Eh, nagbibigay ka nga, kagaya nun. Sa loob ng isang taon, isang buwan ka lang nagbigay. Minsan lang sa isang buwan kasi nga yung sweldo katapusan. At yung 11 months ay silent ka. So, hindi ka tapat. Nagbigay ka, pero hindi ka tapat. Dapat alam po natin yung pagkakaiba ng nagbibigay sa tapat sa pagbibigay.
Parang pagdalo yan eh. Tanungin mo yung marami. O, kumusta ka? Ay, ako'y dumadalo ko. O, dumadalo ka. Ang tanong, tapat ka ba sa pagdalo? Kada Friday, nandiyan ka ba? Kada Linggo, nandiyan ka ba? Kada centralized, nandiyan ka ba? Yun po ang problema eh. Nasaan po yung deception ng Diablo? Nasaan po yung delusion ng demonyo? Nasaan po yung nightmare po ng mga tao? Ando doon po sa salitang, ako'y dumadalo eh. So nakalimutan na po ng maraming, hindi interesado ang Diyos kung dumadalo ka, ang hinahanap niya katapatan. Ay, dumadalo ka nga. Sa loob ng isang taon, ilang linggo kang dumalo kada linggo? Ilang Friday ka dumalo kada Friday? Ayun po ang tanong eh. Ay, pinaniwala po ng Diablo yung mga anak ng Diyos na okay lang to. Hindi nga eh. Siya nga ang nalulungkot kasi yung pending blessing, nakapending. Yung pending victory, nakapending. Yung honor, exaltation, nakapending. Yung promotion, nakapending. Ang sabi niya, ako susunod lang mga anak ko. Lalakaran yung mga utos ko. Napakabilis na lupigin kong kaaway nila. Hello? Pag-aayuno. Iba yung nag-aayuno sa tapat ka sa pag-aayuno. O nag-aayuno ko nga, baka once a year. Hindi ka tapatan yun. Kung kailan mo lang gusto, pagka-komportable ka. E asan yung utos ng Diyos? In season of prayer and fasting, hindi ko naman sariling pananaw yan. Utos ng Diyos yan eh. Yung first fruit, hindi ko. Theology yan eh. Utos niya yan eh. Ngayon ang gagawin natin dun? Yun po yung problema eh. Namimili po yung mga anak ng Diyos na susundin na para bang yung iba sa Lord, yung iba kay tatay. Wala pong ganoon kay Jesus lahat yun. So, hindi po ako sumagot. Silent po ako. Ang daming ulit ko na nagsalita eh. Sabi ng Bible in the book of Titus, 2 beses lang pagka hindi nakinig, iwanan mo sa Diyos. Ang ibig sabihin, matigas ng puso nun. Nagbubulag-bulagan yun, nagbibingi-bingi yan kahit nakakakita at nakakarinig. Gising yun, nagtutulog-tulugan. Ano po ba ang dapat gawin ng mga anak ng Diyos? Mula po sa fivefold pababa sa kongregasyon, pag yung atin pong pananampalataya po ay natetest, mag-back out, magbawas ng commitment, magbawas ng giving, mag-backslide, mag-murmur, mag-complain, maging negative, mag-justified ng ating sarili. Wala pong blessing dito. Ano po ang pinakamaganda nating dapat gawin pag nasusubok ang faith natin? Isa lang. Manatiling tapat sa Diyos. Manatiling tapat. Nung hindi ka pa pinipersikot ng asawa mo, purihin ang Panginoon ng mga anak mo. Kahit abutin kang madaling araw sa prayer meeting, okay. E nung napersikot ka na, nagbago ka na. So hindi po ganun. Hindi ka tapatan na yun. Pag maganda trabaho, maganda negosyo, promoted, bigay. Pag nasubok po yung faith, kasama yung pera, purihin ng Panginoon, laylo. Hindi katapatan yun. Pag maganda ang panahon, walang traffic, maaga. Eh kahit kukunti traffic, purihin ng Panginoon, late siya. Hindi katapatan yun. Naiintindihan niyo po ang lungkot ng Lord? Oo, kung makikinig lang ang mga anak ko. Kung susunod lang. Hindi lang yung lahat ng pinangako ko'y tatanggapin nila, hindi lang ang lahat ng blessing ay mararanasan nila, kundi yung bansa nila ay mapapalaya ko ng mabilis. Ang body of Christ ay madadala ko sa pamumuhay kagaya na aking bugtong na anak ng ganong kadali. Ngayon tali, walang problema ang mga anak ng Diyos eh. Sigurado po ako rito. Kaya po yung mga teaching na yan po ulit-ulit na lang, sa so-called malalaking fellowship, pagandahan ng English, sa so-called na tama ang theology nila at doctrine, sa so-called na nag-aral siya sa Bible school at siya ay may doctorate, na laging iniisip problema ng mga pastor sa ilalim niya, problema ng kongregasyon, pati elder deacon, puro problema na lang sa pamilya, negosyo, trabaho, pera. Ang lahat po lang ito ay kalungkutan ng Diyos. You know why? Ang sino mang nakikristo bago nang nilalang?
Ang lahat ng lumang bagay ay naglaho na at lahat ng bagay ay pawang bago na. Eh nung wala ka pa sa lahat, puno ka ng problema eh. Yung buhay mo, nung nasa Panginoon ka na, yan pa rin yung buhay mo. Iba, hindi ka na bago. Nung wala ka sa lahat, impyerno yung buhay mo. Nung nasa lahat ka na, impyerno pa rin buhay mo. So, ano yun? Kung nabago ka at nasa lahat ka, yun ang katotohanan. So, wala na to sa buhay mo. Yung curse na yung blessing na ngayon. Yung judgment na yan, mercy na ngayon. Yung poverty na yan, prosperity na ngayon. Yung humiliation na yan, exaltation na ngayon. Yung mga pain na yan, prosperity na ngayon. Yung mga sorrow na yan, joy na ngayon. Yung mga defeat na yan, victory na ngayon. Yung mga poverty na yan, prosperity na ngayon. Yung immorality na yan, morality na ngayon. Yung impurity na yan, purity na ngayon. Yung compromises na yung commitment na ngayon. So nagkaroon ng 100% turn around dahil bago na ang nature mo. Ay kung i-gate po sa akin na maraming bishop at pastor yung kanilang theology, eh hindi talaga nangyayari. Nararanasan, ang dami kong prayer request eh. Ang dami nagpapakansel sa office ko eh. Hindi pa nga tapos yung service, nakapila na sila sa opisina ko. Kaya nga sa aking radio program eh, ang dami kong counselor kasi talagang ang daming tumatawag, marami, Kristiyano, pastor, bishop, chairman ng moving coalition, elder deacon, negosyante, engineer, architect, lawyer, mga Kristiyano to. Nalulugi sila ng malalaking pera, seaman, mechanical engineer, foreman. O yung talagang nangyayari. And then I answer, eh di ko man kagalaw, hindi sila sumusunod sa Diyos. Ayan ang pong ibig sabihin nun. Hindi na ako mag-a-argue kung nakapila yung kongregasyon sa opisina mo, hindi ka pa tapos mangaral sa dami ng problema. Yung radio program mong kaisa-isa eh, puno so-called ng tumatawag, dami nagpapakansin. Then, you can add many explanation if you want to. It's up to you. And I answer with one word. Hindi ko magkakaroon, hindi sila sumusunod sa Diyos. Hello. Iyan yung outcome na hindi ka sumusunod, lagi kang nasa defensive position. Iyan yung buhay ng unbeliever eh. Walang nature ni Jesus, lagi nasa defensive. Panay-atake ng Diablo, diyan yung atake ng pangangailangan sa pera, atake ng kalusugan, issue ng relasyon, promosyon, negosyo, trabaho. Eh, ikaw, puro ka naman depensa ng depensa. Ayun po yung bunga ng pagsaway. Dahil pag nasa pagsunod ka, puro offensive ka, yung Diablo ngayon, atras niya atras, hindi alam ko anong depensa gagawin sapagkat di niya kaya yung Kristong sumasa sa iyo. At kahit anong gawin niya, hindi niya mapigil yung blessing mo, hindi niya mapigil yung victory mo, yung triumph po, yung open heaven mo, yung glorious life mo, supernatural life, powerful life, blessed life. You see? Kaya itong mga counseling na ito, isa lang dapat sabihin sa lahat ng may problema eh. Obey God. Eh dahil pag sumunod ka sa Diyos, ang sabi niya, pag nakakita ko ng pagsunod, yung gawa ng kaaway niyo, tatapusin ko lang mabilis. Amen. Kaya ako, pag may mga nagpapa-cancel sa akin, ang sagot ko, commitment lang yan eh. Balik ka ron sa first love mo. Yung ba yung buhay mo dati sa cinema, nung nasa EDSA tayo ngayon, ganyan ka pa rin baka committed? Ganun lang kasimple, evaluate mo sarili mo. Hello. Nung wala pa ba kayong anak, nasa cinema ka eh, ganun ka committed, ganyan may anak ka na eh, lola ka na eh, ganyan ka pa committed sa EDSA. Tingnan mo sarili mo. Ay, ninihan niyo po ako. Napakasimple po nito eh. Nung nasa cinema ka, palagi kang maagang dumadating. Ang tanong na nasa EDSA ka, ganyan pa rin ba commitment mo? Tingnan mo sarili mo. Nung wala kang trabaho, committed ka. So ngayon, marami ka ng trabaho, marami ka ng negosyo. Ang tanong, ganyan ka pa rin ba committed? O committed ka na? Tingnan mo sarili mo. Nung wala ka pang asawa, grabe yung commitment mo. Maaga ka pa sa prayer meeting. Friday, alas 4 ng hapon, nandito ka na. O nasa cinema pa tayo noon. Pray ka ng pray. Monday, nandiyan ka. Season of prayer eh. Tinatapos mo yan.
Ngayon, may asawa ka na, may girlfriend ka na, sa age at ay ganyan ka pa rin. Ba't tingnan mo sarili mo, makikita mo sagot. You see, ang Diyos, walang balak makipagluhan kay Satan ng Diyos eh. Ang mga lingkod ng Diyos na kagaya ko, wala kaming balak makipaglaro sa Diablo. Ang issue lang lagi rito ng Diyos, isa lang eh. Ano ka ngayon? Kagaya ka pa ba ng dati? Yung commitment mo noon, siya pa rin ba ngayon? Hindi yung nalipat kami ng bahay, malayo na kami. Hindi yun eh. Ang ibig palang sabihin eh, yung commitment mo, pang malapitan lang. Hindi, ang daming pagsubok na dinadanas namin sa buhay. Ang ibig palang sabihin, yung commitment mo eh, pang magandang buhay lang, pag may pagsubok eh, umitid ka na. May tao po ba dito? Hindi, talaga ang daming babayaran eh. Ang daming babayaran. Nahabol kami ng bangko, yung inutang namin bahay, inutang namin kotse, inutang namin cellphone, inutang namin frigidaire, inutang namin laptop. Isabay-sabay yung bayarin. Nag-iwi mo palang sabihin, yung commitment mo eh. Pangkasaganaan lang. Pag may pagsubok na ng pananampalataya, actually, hindi pagsubok ng pananampalataya, pagsaway mo yan, kasi puro ka utang eh. Eh ano ka ngayon? Maintindihan niyo po ako. Miyak po ang Diyos. Sabi ko nga eh, Lord, pwede bang ito ituro ko na lang sa mga pastor? Total, luluwas naman silang lahat dito eh. But God said no. Lahat ng revelation ibibigay ko sa iyo, unahin mo ang Central Church. Maintindihan niyo po ako. Magpapasalamat ka lang ba sa Diyos? Kakanta ka ng praise the Lord. You are not a pauper, but the child of a king. Pag magaganda nangyayari sa'yo. At pag nasubo ka na eh, yung praise the Lord mo eh, silent. Hindi po faithfulness yun. Yun po yung problema eh. Yung pagsunod. Alam problema sa Diyos. Ang dapat pong gawin ng lahat, nasubo ka o hindi, at lalong-lalong nasusubo ka, eh, magpakatapat ka sa Diyos. Magtiis ka. Magdagdag ka pa ng commitment. Huwag kang magbawas. Huwag mong questionin ang Diyos. Huwag mong questionin yung nangyari sa paligid mo. Intindihin mong may Diablo. Pero sa likod niyan, mas reality ang Diyos. Huwag kang gumaya. Kikihasi. Ang nakikita niya lang, chariot. Nila Ben-Hadad. Mga horsemen na nakapalibot sa kanila ng kanyang tatay na propetang si Elisha. Lumayo ka sa natural seeing, natural thinking, natural understanding, be spiritual. Ilayo mo mata mo, gihasi sa mga nakakabayo, nakapalibot sa inyo ng lingkod ng Diyos na si Elisha. Tumingin ka. Beyond what is normal and natural, don't live by your feeling, live by faith. Makikita mo sa likod ng mga taong ito na nakakabayo ay hukbo ng langit. Be like Joseph na kahit nasubok na natiling tapat sa Diyos. Hello? Hindi siya nakatingin doon sa prison. Doon siya nakatingin sa palace. Hindi siya nakatingin sa pit, sa persecution ginawa ng mga kapatid niya, yung rejection. Doon siya nakatingin sa pangako ng Diyos. And He made it through. Be like Joseph. Hindi siya nakatingin doon sa persecution at accusation. Yung lying ng mga kapatid niya, ni Puntipar, ng asawa ni Puntipar, at abandonment. Nung mga nagtatrabaho sa palasyo ng hari, yung cupbearer at saka chief bread baker, na kinalimutan siya roon sa kulungan na nga ako hindi tinupad. Huwag kang tumingin sa pangako ng tao, they fail. Look to God, who is a faithful God forever, who keeps His covenant of love to a thousand generations. To those who love Him and keep His command. Hello?
tumingin sa nararamdaman mo. Tumingin ka kay Kristong nasa sayo, nakagalingan mo. Sabihin mo, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom I shall be afraid? The Lord is my refuge and my strength, an ever-present help in time of trouble. Hello. Huwag kang tumingin sa bagyo kagaya ni Pedro. Tumingin ka sa Panginoon na sobra kapangyari ang kasama mo sa bangka para patigilin ang bagyo. Kasi huwag tayong tumingin sa wind and waves. Tumingin tayo sa nagpapatigil ng bagyo at ng hangin na kasama mo sa bangka, kasama mo sa fellowship, kasama mo sa bay, kasama mo sa buhay mo, kasama mo sa negosyo mo, kasama mo kahit saan ka pumunta. Rise up in victory! Kaya tumingin sa negative sa paligid mo. Nadi-discourage ka. Kahit pamilya mo hindi lumalakad sa espiritu, you will be discouraged. If you want to look to them, look with pity and compassion. Daling ka nito sa brokenness of heart in prayer and fasting for their salvation. Pero kung hindi mo magagawa yon, why look at them? Sa paligid mo, sa iba't ibang fellowship, mga pastor, mga heri na nakaka-Istanbul. At wag ka rin tumingin sa sarili mo, lalo kang madi-discourage. Ipapaalala ng Diablo sa iyong weakness mo, yung kasalanan mo, yung kakulangan mo. He will put guilt on you. He will accuse you. He will enslave you. Look to Jesus. He will save you. I said, look to Jesus. He will save you. He is your hiding place. You are on the top of the rock. No reason to fear. No reason to worry. Kung talaga nagtitiwala ka sa Kanya, no one can defeat you. Amen. Pag ang tumingin sa wilderness, maging impatient ka gaya ng maraming hiring bishop at pastor at kongregasyon na shallow yung faith, questionable yung love sa Lord, yung commitment ay viable. Na lagi lang mumurmur pag nasa trial, wilderness is a place of trial. Hanggang kailan kami rito? Prophecy ng prophecy, si Moses, yung man of God na kasaganaan, ang wealth transfer na saan? Hanggang kailan kami mag-aantay? Hanggang kailan kami magtitiis? Panay bigay ko, panay sakripisyo ko, panay kaloob ko. Asaan yung pangako? Nagbipray ako, nagpapasa ko, asaan yung pangako? Don't be impatient. Huwag tayong gumahin sa mga Israelita. Sapat na po yung lumang murmuring ng mga Israelite. Huwag na po natin siyang i-modernize sa panahon natin ngayon. Sapagkat kahit ano pong gawin po natin, generic, sa murmuring, ang outcome noon, murmuring pa rin yun. You cannot make it generic in any form. Isa lang po ang lalabas ano ng murmuring. It is a sign of impatience. It is a sign of unbelief. Don't look to the wilderness. Dahil pag nakatingin ka sa wilderness, makakalimutan mo yung promised land. At higit sa lahat, makakalimutan mo yung nagbigay ng pangako kasama mo habang nag-journey ka. Hello. Huwag po tayong maging impatient. Madali tayong magsawa. That is the nature of men. But I'm here to tell you are a new creation. Ang nature na dala mo ay nature ng Diyos. It is a long-suffering, victorious, triumphant, glorious, reigning, ruling nature. At ito po maganda. As we wander temporarily sa wilderness, dinidevelop tayo ng Diyos sa Kanyang image at likeness. Justified lang po ang reklamo po ng lahat. Kung ikaw ay walang tigil na nagwa-wander sa wilderness kagaya ng Israelite for 40 years, justified po yan. Kung walang pinangako ang Diyos, but let me say this to all,
Hindi pa nilalabas ng Diyos ang Israelita sa Egypt out of that 400 years of slavery and cruel bondage. Ay sinabi na ng Diyos ang pupuntahan nila. Hello? Hindi pa sila lumalaya. Sinasabi na ng Diyos, ang destiny nyo ay promised land. Ang problema po nila, kagaya ng problema ng marami, na sana'y huwag natularan ng living like Jesus Church ay ito. Nakalimutan po nila na huwag nating kalimutan na walang pinangako ang Panginoong mamamatay sila sa wilderness. Ang pangako niya, they will possess the land. Ang problema, sila po ay doon tumingin sa wilderness. Nakalimutan nila ang promise land at higit sa lahat. Ang Diyos na nangako, nakasama nila habang sila nasa wilderness na kahit walang tubig, God provide. Kahit walang pagkain, God send manna and quail. And yet, they are not delivered sa gitna po ng graciousness ng Diyos. They are not delivered. Dumating na naman testing, more na naman, complain na naman. Do you understand what I'm talking about? The root of all problem is disobedience. At bahagi po ng disobedience, yung madali nating makalimutan, yung nakatira sa atin, nagligtas sa atin, at nangakong kasama niyo ako habang panahon, at sa gitna ng pagsubok, lalo nga dyan ako! Anong dapat gawin pag tayo pa'y nasusubok? Maglaylo? Mag-chase ng commitment? O lalong maging committed? Itahalo pa po ng mga unbeliever, yung marami pong bishop, pastor at mga hireling at mananampalataya sa evangelical, full gospel, pentecostal, charismatic at so-called prophetic at apostolic na walang apostol at walang mandate. Why I say that? Eh, tinan niyo po yung mga unbeliever sa mundo, lalo politiko. Wala silang pakialam sa sasabihin ng kahit sino. Idyaryo mo ko, iradyo mo ko, anong mang gawin mo, wala akong pakialam. Basta ako itutuloy ko yung gusto ko. They don't back out, they fight. Without God, without truth, without prayer, without assurance of victory. How about us? We fight with God. We fight walking in the truth. We fight with the promise, guaranteed, assured, 100% victory. Shall we back out? No, we must move forward and fight and possess the land. Dapat, pag tayo po'y nasugatan, that wounds make us strong, mightier, and more bold and courageous. When we are rejected and persecuted, lalo po tayong nagiging matapang na mandigan sa katotohanan. Pag marami po tayong hinaharap na dapat isaayos, the more na tayo po'y nagpapakatapang. That is the best thing to do. That is the right attitude. Walang may tutulong yung pag-iyak dyan ng pagpapakita ng panghihina, ng pagkadismaya, panlulupay-pay. That is weariness to our soul. It will destroy us. Walang maitutulong yung pagpapabaya, pagiging shallow, complacent, lukuhan. At pagbibigay ng maraming alibay, kasi may apo na ako, kasi may anak na ako, kasi may asawa na ako, kasi busy ko, binilistal yung negosyo namin, ang daming customer, he sent me abroad. This is the favor of God. It won't work. Put in your heart, in your spirit, in your whole being. Habang inaantay ko ang blessing, inaantay ko ang pangako ng Diyos, yung fulfillment nito, sa gitna ng pagsubok at digmaan ng buhay, ay sinasabi ko sa Diablo, in the name of Jesus, I will be committed to God more than ever, and I will not give, I will become a giver! Nakuha kaya ni Joshua yung promised land? Sipin mo, iniiwan sa kaya ni Moses ang titigas ng ulong Israelita. Almost 3 million, laking kongregasyon ang titigas ng ulo.
Nakita na nila yung wonders na ginawa nila sa buhay ng man of God. They are so privileged. Nakita nila yung sincerity ng man of God, pinapatotohanan siya yung man of God. Minsan may nagtanong sa akin, sabi nila, Apostol, lagi mo sinasabing man of God ka? Actually, hindi naman ako kakoy yung nagsasabi niyan, ang Diyos. At yung mga napagpala sa buhay ko na may revelation man of God ako, sumang-ayon lang ako dahil yun ang totoo. Kaya kung hindi ka pa ako kumbinsido, ito lang ka ako ang simpleng basihan. Huwag ka lang ako magbukas ng libro. Huwag ka lang magtanong sa professor sa Bible school. Simpleng-simple sasabihin ko sa iyo. Dalawang bagay lang. Malalaman mo kung ang isang tao ay man of God. Una, pag yung sinasabi niya ay pinapatotohanan ng Diyos. Ikalawa, yung ginagawa niya ay gawa ni Jesus lahat. So meaning to say, kahit saan mo siya dali, kahit saan mo siya itapon, kahit kanino mo siya iharap, yung ministeryo niya ay may bunga. Hindi siya kagaya ng iba riyan. Purihin ng Panginoon. Active, pero hindi productive. No! Ang mga man of God ay active and more productive, fruitful, na bubuhay sa open heaven. At kayang i-lead ang mga anak ng Diyos sa anumang panahon. Hindi mo kakakitaan ng panlulumo. Yung umiyak, normal na yan eh. Eh dahil kung bishop at pastor ka, hindi ka marunong umiyak sa kasalanan ng kongregasyon mo, ay dapat mag-resign ka na. Malis ka na riyan. Kumandidato ka na lang ng barangay tanod. Mapakinabangan ka pa ng community. At bantayan mo yung mga anak ng Diyos habang natutulog. At aminin ko na maraming kape para hindi ka antukin. Para hindi sayang yung sweldo sa'yo ng gobyerno. Kung hindi iyak ang bishop sa kasalanan ng mga pastor na pinapastoran at kongregasyon at sinasabi mo marami ka pang outreach, ba hindi mo kilala ang Diyos? Senior pastor ka, sasabihin mo sa akin, senior pastor ka, hindi ka umiiyak sa mga magnanakaw ng tithe offering. Yung mga commitment na nagbabago, hindi ka iiyak, hindi ka mag-aayuno. E ba'y hireling ka? Ang totoong naglilingkod sa Diyos, pag nakikita niya mga anak ng Diyos, dalawa pa lang yan o tatlo na sumusuway, lumuluha na siya. At nagsasabi sa Panginoon, Lord, baguhin mo sila, huwag mong payagang madagdagan pa ang sumusuway sa fellowship na ito. Huwag mong payagang madagdagan pa yung magnanakaw ng Titan offering sa fellowship na ito. Huwag mong payagang madagdagan pa yung nagnanakaw ng first fruit. Gusto niya ng biyaya, pero ayaw niya magbigay sa Diyos ng first fruit para isang taon niya ay sigurado. Tiyag mo na may agang madagdagan pa yung late na dumadating sa fellowship na ito. Baguhin mo sila. Huwag mong payagang madagdagan pa yung nangangalit at nakikiapid at nagbabaw na hindi tinutupad yung pangako sa Diyos. Totoong pastor, bishop, spiritual director, pag nakikita niya, ang pinapastoran niya, tatlong libo, ay nalilis ng lakad, ay hindi natutulog sa magdamag, umiiyak, nananalangin, umingi ng awa sa Diyos, namamagitan, at kahit hindi niya panahon ng pag-aayuno, ay nag-aayuno. Nang nakita niya yung mga record na yan, na hindi committed sa pagbibigay, marami hindi sumusunod, sinabi nang kung magkano pledge mo, isulat mo dyan para mabilang natin ng mga tao at ma-erase up yung perang pinapa-erase up ng Diyos para kung kulang dito ay mahingi natin sa iba, mabilang natin ilang tao ba kailangan natin na hindi sumusulat. Yung kanyang faith ay shallow. Yung kanyang doctrine ay deception. Kasi marami pura yung doctrine niya, deception. Ay, hindi dapat malaman yung ginagawa ko. Nabasa ko kasi rito, sabi ni Jesus, yung ginagawa ng kaliwa, huwag na ipaalam ng kanan. Dapat kung mag-aayon ka, huwag malaman ng mga tao. Ay kung magbibigay ka, dapat pag malaman, ako lang at ang Diyos. Tama ka sa isang bahagi ng kasulatan, pero mali ka sa maraming katotohanan. Kung ang Diyos ay nag-uutos na ilagay mo, pangalan mo dyan, maliit ang binigay mo o malaki, ay dapat kang sumunod. Dahil inaalam niya kung anong gagawin, kaya siya mismo may sabi, paupuin sila, 50, siya po nagdidikta kung gaano karami. Ang aayusin niya, hindi ikaw. Iiyak po ang mga namumuno pag nakikita niya yung kongregasyon ganyan kasyalo, ganyan kadisib ng Diablo. Yung doktrina niya mali. Hindi ko alam kung saan galing yung doktrina niya, siguro sa pinanggalingan niya. Hello.
tama yun. Huwag mo sabihin kung ikaw lang at ang Diyos yung involved dyan. Pero kung buong ministry, dapat sumunod ka. Tama yan kung personal mong fasting sa Diyos yan. Pero pag ito'y corporate fasting at pinapasorbihin ang Diyos, sila na nag-aayon o sumunod ka. Naiintindihan niyo po ako. Iiyak ang leader pag yung mga kongregasyon ay ganyan, ka-unresponsive. Luluha. Na siyempre, hindi nagaganap po ilang Diyos. Nagsasalita ang Lord sa hangin. Tapos sasabihin ng marami, I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Kulang na lang sabihin na puro ka, I love you, Lord. Kada gawain, late ka. Puro ka, I love you, Lord. Panay trabaho mo sa abroad. Na hindi ka nagpipesprot kahit minsan, magra-rapture na, bababa na ako bukas, I love you, Lord. Hindi ka nagpipesprot. Gusto mo lang biyaya, isang taon ni straight, ayaw mo sumunod. Nanindihan niyo po yan. Nakita ng namumuno, mula sa elder down to the youth, yung takbo ng gahe, wala sa ayos, umiiyak po yan. Yung gabi, araw sa kanya, yung araw, gabi sa kanya. Gusto niyang palaging nag-iisa, tumakbo kung saan, para mag-ruining, magpalaho ng iyak in behalf of the people of God. Nakikita niyang hindi dumadami yung pinapastoran niya. Puro isyo, pera, negosyo, trabaho, yung mga alam ng Diyos, malalamig, malalata. Wala sa prayer meeting. Nakakarinig lang, pero hindi pupunta ron. Hindi nakikiisa. Binigay na yung oras, bahala ka. Kung anong oras ka pupunta sa sisino, prayer, bahala ka. Madaling araw, doon ka maluwag, pumunta ka. Bahala ka, dala mo oras mo, basta pumunta ka. Eh, wala sila. In spite of many encouragement, many adjustment to bring them to their comfort, eh, wala pa rin. They will cry and they weep. Tapos yung malaganap ang krimen sa Pilipinas, yung takbo ng Pilipinas, nawawala sa lugar. Yung pasyon ng marami, mali-mali. At ang mga anak ng Diyos ay walang concern, walang burden, hindi na mumove. At yung movement na ginagawa nila, murmuring complaint, na gaya ng mga bishop at chairman ng movement coalition, character assassination sa mga namumuno that won't work, that grieves God, that breaks the heart of God, they cry. Ay kung gulang ba po yan, you know what God will do? Magtatayo po siya ng mga babae at lalaking, utusan niya mag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi pa ulit-ulit. Para punuan yung pagsuway ng marami. Para bayaran ang complacent ng marami at may magsakripisyo para sa ikabubuhay ng marami. Kanyan po ang Diyos. Why? Eh, siya po ang may-ari ng buhay nating lahat. Siya ang may-ari ng bansang ito. Siya ang may-ari ng ministeryo. Siya ang may-ari ng pamilya. Siya ang may-ari ng ginto, ng pilag at lahat ng bagay sa mundong ito. Siya ang may-ari. Puprotektahan niya po ang pag-aari niya. Kaya hindi siya papayag ng mga anak na isang manatili ignorante. The same as usual yung pananampalataya. Ako po eh, natatakot po sa ganun. Yung lagi ka nalang nililid ng asawa mong babae, nililid ka ng asawa mong lalaki, ng pakiramdam, ng pera, negosyo, ng anak, ng apo. Dapat ilid ka ng Diyos. Kasi pag nililid po tayo na yung mga system ng faith natin na puro ritual mechanical, babaguhin ang Diyos yan eh, for the better, for the good. Dahil walang sign ng maturity ron. Ang daming Kristiyano dyan. Sunday mo lang siya makikita. Anong sign ng maturity ron? Anong sign ng commitment? Dadalawa na nga lang yung gawain sa isang linggo, midweek at saka Sunday service eh. Hindi pa sila makita sa midweek. Merong anak sasuggest, hindi, dapat ilipat kasi midweek, dapat hindi Friday, dapat Tuesday, dapat Wednesday, dapat Thursday, dapat Saturday. Ang sagot ko, kay mahal na araw mo pa ilipat yan, kay November 1. Kay anong araw mo pa ilipat yan, pag walang commitment yan, wala pa rin yan doon. Walang problema sa araw, yung problema yung tao na mimili ng araw. Wala pong maturity ron. E puro ganun eh. Dala niya oras niya. Dala niya panahon niya. Basta kung ano gusto niya. Yun yung dapat mangyari. Nakakatakot po yun. At pag nakita ng namumuno
senior pastor ka, yun yung kalagayan ng kongregasyon mo. Sabi, iiyak yan. Kaya may takot sa Diyos yan eh. Tumanggap ng tungkulin sa Diyos yan. Luluha yan. Mananalangin. Hindi magsasawa. Magtsatsaga. Pero hindi titigil magpaalala. Lalong-lalong na sa panahong itong bababa na ang Panginoong Jesucristo. Hello. Eh, kung walang ganyan damdamin yung senior pastor, yung bishop, chairman, nagmumbing koalisyon, hiring po ito lahat. Okay na sa nilang makalabgip, yung kanilang onerary, yung kanilang royalty right. Oh, kung saan galing itong term na royalty right. Royalty na, right pa. Right na, may royalty pa. Tapos yung paglilingkod, the abomination. Horrible. Questionable. Tapos yung mga anak ng Diyos, ang panahon ay nasa pera, negosyo, trabaho, at nakalimutan na maglitas ng kaluluwa. Iiyak po yung namumuno. At hindi sila umiyak ng ganyan, pwede na sila mag-resign. Pwede na po silang komandidatong barangay captain o mag-pulis na lang kaya. Tawa ko lang kung tatanggapin. Kasi may age ang pulis eh. Tumaga abroad, senior citizen na, wala, hindi rin tatanggapin kasi rito may retirement age. Kaya yung iba po, kinabubuhay na lang talaga yung paglilingkod eh. Naku, nung tinanggap ko yung tungkulin ko sa Lord, January 12, 1986, ako ay naligtas. June 1988, dinalaw ko ng Lord. Apat na oras kami nag-usap. Naiintindihan ko sinasabi ko. Kaya may nagtanong sa akin, Apostol, ang dami mong naunahan. Iba dyan, 30 years na yung ministry, 35, 40 eh. Dadalawa yung chapter, galing pang division yun. Pero, ikaw yung G-Side Shield. Ganun lang kadali. Independent ministry, pero dependent sa Diyos. Alam niyo kung anong ibig sabihin nun? Kasi independent tayo, nakadepende sa Diyos. Hindi tayo humihingi ng tulong sa Amerikano, Singaporean, European, politiko, kung kanino pa. At hindi si tatay nang hingi ng pera sa negosyante. At nagtitititeks na nagtitititeks. Kung kani-kanino, hiri na burod para si tatay may pambiling gatas ng mga anak ko. May pambayad sa television. Hindi po ako nagtitititeks. Ang tiniteks ko po, tungkulin ng lahat, magbigay kayo na ikaw po yun sa Diyos dahil pera ng Diyos yan. Lagi kong sinasabi, wala akong pakialam sa pera ninyo. Ang pinakikialaman ko tungkulin yun sa Diyos. Bawat isa sa inyo responsable sa Diyos. Ang trabaho ko ay paalalaan ng lahat na may tungkulin tayo sa Diyos. Pero kayong responsable kung paano kayo humawak ng pera. Tinuturo ko lang sa inyo ang dapat. Para yung biyaya ay tumuloy at ang hatol ay huwag bumaba. Ano po ang sagot ko sa kanila? Simple lang. Naglingkod ako ng totoo. Minahal ko ang Diyos at konting kaluluwa sa kalsada. Wala namang ministeryong lalaki ng ganyang alaki, malibang nagsimula ka magmahal sa maliit. At hanggang ngayon, hindi nagbabago yung heart namin ni nanay. Asan si nanay ngayon? Ando to, sana iba isiha. Madaling araw, umalis. Para sikasuhin yung gawain. Nagising ako ng 4:30 ng madaling araw. Nilip ko si nanay, nag-aayos na. At nung pumasok ako ng kwarto, paglabas ko, nakaalis na siya. Sabi niya pa, schedule natin, isang taong biyahe natin, maghihiwalay tayong tatlo. John, doon, ako dito, ikaw doon. Para marami tayong magawa, bababa na, Lord. Bila ako tumatawag si nanay, napalo up yung isang kongregasyong nawala sa isang probinsya, nakausap yung mga pastor, bakit nawala? Pinabayaan niyo ba? Anong nangyari? Nalapon tigil. Kung ano yung ginawa ko sa kalsada ang aking ginagawa ko. Pagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan ka sa malaki. May mga hireling ngayon, gusto niya magkaroon ng kongregasyon 35. Kailangan niya kami magsinungaling, hatiin yung church. Maraming gustong umulad sa negosyo, gagamitin spiritual director, magsisinungaling. Tapos ikakalat niya yung produkto niya sa chapter ng spiritual director eh.
Tapos gagamitin niya siyang kalit spiritual director para itinitinan niyang vitamina ay kumita. Kita niyo yung kalokohan niya. Hindi ka makakatakas sa Diyos. Marami yung nagtatanong, eh bakit kung galit na galit ang Diyos doon, bakit di pa tinatapon sa impyerno itong mga ito, bakit di pa pinapatayin ng Diyos to? Dapat itong isang linggo patayin na yan. Amen, hindi na pinagalod na magising. Tumawag ang Lord ng anghel, tapos pinasaksak sila ron sa puso, atake sa puso, patay. Hindi mo naman pwede ikulong yung anghel, hindi mo naman nakita siya pumatay. Wala rin testigo kasi nung ginawa ng anghel, gabi. Hindi mo rin alam kung saan dumaan. Eh bakit buhay pa yung mga hireling? Yung mapagsamantala sa pera ng Diyos at mga kawan. Siya lang naman ang sagot eh. Yung kasalanan ng bawat isa nakarecord. Naghihintay lang ang Diyos ng pagsisisi. Nagtitiis lang siya. Pero pag dumating na yung oras, kagaya ng panahon ni Noah, 120 years lang ang pagtatyaga ko sa lahing perverse na ito. At pag dumating ang 120 years at ayaw magbago ng buong mundo, ang babagsak ay bahaa, hatol. At sinasabi ko po sa lahat, nauubos na ang timetable ng Diyos. Nauubos na. Hindi po siya mahaba kagaya noon. 20 years ago, mahaba pa ngayon po. It's a matter of time. It's about time. Oras na lang. Napaloap na ngayon. Walang umaatin dito hindi ko nakita ng linggo na hindi ko pinatawag yung mga anak nating nagpa-follow up. Bakit sila wala? Ano dahilan? Hindi po monthly yun. Weekly. Sino umaatin ng prayer meeting? Napatawag ko yung chairman ng prayer and fasting. Bakit wala? Ay dati no, nasa cinema yung mga yun. Bakit dito wala? Pang cinema lang ba sila? Dapat pang edja rin sila. Mas maganda pa nga ito sa cinema eh. Pag malapit lang ba sila? Pang tanghali lang, hindi sila pang madaling araw. Ay, kita ng bishop, marami sa congregation niya may sakit. Hindi siya iiyak, hindi magpipray, mag-aayuno para gumaling sila. At ano naman ang reason nun ay mawala at sila'y lumaya. Hindi nila gagawin yan, lahat sila'y mag-resign na lang. Ako. Sayang po, pagod nila. Kahit magka-kotse ka, magka-million ka, naubos yung vitamina mo. Si Aray pong pastor ngayon, kasosyo ng mga healing, nagninegosyo ng vitamina eh. Pati mga asawa nila. Kinaubos lahat yan. Hindi kayo makakataka sa puot ng Diyos. Ang issue rito, hindi pera, responsibilidad. Eh kung maglilingkod ka lang naman, na buhay mo'y marami, huwag ka na maglingkod. Umating ka na lang. Para hindi dumami yung hatol mo. Dahil walang gitna sa Diyos eh. Yung gitna, hypocrisy yan. Dalawa lang eh, susunod ka o susuway ka. Walang gitna. At marami po gumigitna. Mas galit ang Diyos doon kasi hypocrisy yun. Kasi hindi mo aamin yung sumusuway ka eh. Nasa gitna ka eh. Mas malaki galit ng Diyos doon kasi hypocrisy yun. You pretend to obey, but you are not obeying. Pretending that you are obeying God, but you are not obeying God. Eh dito, kung nasa pagsuway ka, makikita mo sarili mo, magsisisi ka ng husto. Lalo na na-enlighten ka, bumukas yung mata mo. Pero kung nasa gitna ka, hypocrisy, ba't ako magsisisi? Kasi nga, para sa kanya, hindi siya sumusuway, nasa gitna siya eh. But the Bible said, sabi big ni Jesus in Revelation 3:15, kasi lukewarm ka, I will spit you out of my mouth. Ano ibig sabihin no? I will spit you out of my mouth? Sabihin, wala kang puwang sa kaharian ng Diyos. Wala kang puwang sa fellowship sa Kanya. Wala kang puwang sa relationship sa Kanya. So you have nothing to do with Jesus. You are outside His will, His kingdom, outside of His presence. Yan pong ibig sabihin no? Kasi nasa gitna ka eh. Lukewarm ka, hypocrite. Wala nga ang gitna. Either you obey or disobey. Walang in-between. Sabi po ng Ephesians 2 verse 2, ang buong mundo'y puno ng pagsuway. And the Lord is saying, kung ang buong mundo'y puno ng pagsuway, dapat ang church puno ng pagsunod. That is the contrast. Ang buong mundo puno ng dilim, dapat ang church puno ng ilaw.
Mundo puno ng kaguluhan, ang church puno ng kapayapaan. Mundo puno ng hirap at utang. Greediness, selfishness, and the spirit of materialism. Dapat ang church puno ng generosity, contentment sa Diyos. Ang mundo puno ng hatred, ang church puno ng love and forgiveness. Hello. Ang mundo puno ng pagtitiwala sa bangko, sa lending, sa tao, sa negosyo, sa pinag-aralang karunungan ng church. Ang lahat ng pagtitiwala nasa Diyos. Ang mundo puno ng sorrow. Ang church puno ng joy. Ang mundo puno ng uncertainty. Hindi niya alam yung direksyong pupuntahan niya. Nakaasa po ang buong Pilipinas sa mga nanunungkulan na magbibigay ng kalayaan sa Pilipinas. Abomination po sa Diyos yan. Kaliwala lang sabi po ng Bible, Psalm 127, verse 1, 2, and 3. Maliban ang Panginoong Diyos ang magtayo ng bahay, ang nagtayo ng bahay ay nagpagod lang. Maliban ang Panginoong Diyos ang magbantay ng siyudad ng isang bansa, yung nagbabantay ay nagpapagod. Yung ibig sabihin, hindi pwede magkaroon ng success sa buhay ng isang tao, ng isang pamilya, ng isang siyudad, ng isang bansa, at kapayapaan, kaligtasan, kasaganaan, nang wala ang Diyos. Siya yung leader, siya yung builder. Hindi pwede magkaroon ng ilaw sa mga binanggit ko nang wala si Jesus. Eh, siya yung ilaw eh. Ay kung walang ilaw, hindi ka makakapagpasya ng maayos, hindi ka makakabiyahe ng maayos, hindi ka makakagalaw ng maayos. Hindi mo magagawa yung gusto mong gawin, hindi ka makakapagsulat ng maayos, makakapag-aral. So meaning to say, pag walang ilaw, mawawalan po ng movement ang lahat. Magkakaroon po ng pagka-paralyze ang lahat. Mula sa individual hanggang sa isang bansa. Si Jesus po yung ilaw. So maasa po ang bansang ito po ulit-ulit na lang sa mga namumuno. Kaya nga boto siya ng boto eh. Nagalipas ng 6 na taon, boto na naman siya. Meron na naman siyang manok, may partido na naman siyang i-indoor. Kasi nga doon nga nakaasa ang lahat eh. At nakakalungkot, pati po yung mga mananampalataya, pati mga bishop at pastor, na yung isip sarado, yung theology, mali. Yung relasyon sa Diyos, questionable. Of course, dapat tayong bumoto. Dahil kung di tayo boboto, ilalagay ng Diablo yung gusto niya. Pero hindi tayo bumoboto dahil tayo naniniwalang sila yung pag-asa ng balansang ito at buong mundo. Bumoboto tayo dahil inuto siya ng Diyos. Pero yung ating paniniwala at yun ang totoo na kahit sino umupo maliban ng Diyos ay tumulong at siya ay mamahala at silang lahat ay humingi ng tulong sa Diyos, walang bansang uunlad. Ano po sabi ng Psalm 33 verse 12? Blessed is the nation whose God is the Lord. Paano raw po na may bless ang isang bansa? Dahil may presidente siya, may hari, may imperador, maganda yung kanyang foreign policy, maganda yung kanyang alliance sa communist country, sa European countries, sa United Nations, dahil maraming investor sa bansa. Maraming nag-aalis ng business nila sa Europe, dinadala sa Pilipinas. Maraming nagkakapital dito. Dahil magagandang ating mga law sa Congress at Senado, mabilis yung ating justice system at wala nang addict, walang pusher, walang surrendery, walang corrupt. Yun ba ang dahilan? Bakit na-bless ang isang bansa? O dahil ang Diyos ay naging Panginoon? Naliwanag po ang sabi ng Bible, blessed is the nation whose God is the Lord. Meron pa bang iba na way? Maliwanag. Blessed is the nation whose God is the Lord. Maliban si Kristo maging Panginoong Diyos ng Pilipinas, hindi siya uunlad. Bakit sumagana ang Amerika?
for the past 300 years. At ngayon po, on the way siya, her 400 years, saka siya nagsisink, nagko-collapse. Simple lang po yan eh. Hindi na natin kailang basahin pa po yung history ng mga bansa. Even though, kung ako po tatanungin, mas kaya ko pong ipaliwanag yan kaysa mga theologian at mga professor ng Bible school. Kasi marami dyan nagtuturo ng revival. Kinopia lang din naman nila sa mga revival history yan eh. Tapos kinuwento lang sa mga Bible school yan eh. Ngayon dami ko niya sa bahay ko. Napakadaling intindihin, napakadaling ishare. Simple lang po ito. Hindi natin kailang ipakita, marami tayong alam, marami tayong binasa eh. Ako, wala po akong ginagawa, basa ng basa. Biblia, libro ko. At gusto ko po ng information, napakadali. Pero, hindi kailangan ipakita, marami itong alam eh. Para ipakita, dami niyang alam. Paano ipuprove yun? Dami niyang binabasa, kwento siya ng kwento. Ito lang po ang simple. Bakit for the past 300 years, ang Amerika naging superpower? At nung siya ay pumasok on ngayon, to 400 years ay nagsink siya. Hindi alam mo ang kanyang destinasyon. Madilim ang kanyang hinaharap. Ang dami nagpa-prophecy sa Amerika, iba-iba ang prophecy. Apat na prophet yung naringgan ko, yung prophecy nito, iba sa prophecy nito, iba sa prophecy nito, apat magkakaiba, pero puro credible yan, pero magkakaiba lang prophecy. So, lilitaw dito sa susunod na mga buwan kung sino yung nagkamali. Tsaka na mali yung tatlo, isa lang ang lalabas na tama dyan, eh, apat sila. Even though ako, alam ko sagot. Kaya lang, hindi ako Amerikano, Pilipino ko, eh, mas concern ko yung Pilipinas. At ang concern ko, yung church sa Amerika, para siya na may magkaroon ng concern doon sa mga Amerikanong kagaya niya na nasa Amerika. At kung hindi sila gagalaw, eh, saka tayo pupunta ron. So ito lang po ang sagot eh. Dahil si George Washington, pagpupunta kayo ng New York, and we were there, makikita mo yung rebulto niya ron sa New York City. Nalapit doon sa financial institution, yung Wall Street, sa kabila ay yung Ground Zero na nawasak nga, yung Twin Tower. Lakad-lakad ka lang dyan eh. Eh, yun lang yan eh. Yan lang yung mga pagitan niya eh. Laki na rebulto niya. Sabi ko, Nanay Ellen, Rabbi John John, bakit dito yung rebulto ni George Washington? Ngayon dapat nasa Washington to. Kasi yung seat ng presidente ng Amerika nasa Washington, D.C. Eh bakit yung rebulto niya nasa New York? So inalam ko po sa Diyos. Ayun pala, doon unang-unang inaugurate ni George Washington yung kanyang presidency. Doon po siya nag-pledge ng allegiance sa Diyos. Doon niya po pinatong yung kanyang kamay sa Bible. As he sworn to be the first president of the United States of America. At kasabay po nun, yung mga senator, congressman, pati po vice president, all of them swore. Under oath sa Bible. Si George Washington na nagpray dahil siya po presidente. Na dapat kung sino presidente, siya nagli-lead ng prayer meeting eh. Kung sino prime minister, sino hari, dapat siya nagli-lead ng prayer meeting. Siya yung unang-unang God-fearing. Alam niya, prayer niya, mahaba. Sisimplify ko na lang po sa simpleng Tagalog. Sabi niya, Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, dinededicate ko sa iyo ang Amerika. At ang bansang ito itatayo sa salita mo. Ang constitution namin ay ang Biblia. At habang ito'y ginagawa namin, ang kasaganaan ay hindi titigil. Pero once na kami ay lumayo sa salita mo, kinalimutan ng aral mo, dadating sa amin ang kahirapan. You see? For the past 300 years, grabe po ang kasaganaan ng Amerika dahil nakatayo siya sa salita ng Diyos. At nung pumasok po, ika-apat na daang taon niya, hello, lumayo po ang Amerika sa Diyos. At yan na po ngayon ang bunga.
Dahil yung pong prayer na yan ni George Washington ay covenant sa Diyos. And God always honors covenant. Kaya dapat ang lahat ng Kristiyano sa Amerika, mula po sa prophet, evangelist, pastor, teacher, o kung may apostol man, mula sa apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, down to the congregation, either evangelical ka, full gospel ka, propetika, apostolika, basta mananampalataya kayo, or a Bible-based believing Christian. Ang prayer nila, una, ay prayer of repentance sa maraming kasalanan ng Amerika. At ikalawa, ang prayer nila ay pagpapaalala ng panalangin ng una nilang presidente at pagpapaalala ng pangako ng Diyos sa kanila at pagpapaalala ng habag ng Diyos sa kanila. To conclude, pagpapaalala ng covenant ng Diyos sa kanila, then and only then America will survive. Hello. Kasi mahalaga ang covenant sa Diyos. One day I was reading the book of Judges. Ako po yung nasa bahay, wala akong ginawa, magbasa lang magbasa. Kahit di ko po tinuturo yan, loaded po ako ng Word of God sa buhay ko. Ngayon ako yung nalulungkot, pag nakita ko yung mga kabataan, katandaan, puro Facebook. Pastor, Facebook. Ah, may tutulong. Tapos makikita mo ron, puro negative. Walang koneksyon sa kaligtasan, kalayaan, puro negative. Puro pagyayabang ng mga helis. Ano may tutulong nun? Tapos yung tungkuling, inatang na Lord sa kanila, hindi nila magawa kasi puso sa sipan ng tutusan nakikita sa Facebook. Di ba hawak dyaryo, television? Ngayon, tanong yung peris doon sa nagbabasa ng dyaryo, pwede ka na magbasa kahit once a month eh. Nilid ka ng Lord para makita yung at malaman mong sinagot ng Diyos yung panalangin mo. Eh, kung di ka nananalangin, huwag ka na magbasa kasi wala kang makikitang sagot. Ngayon sabihin, dapat ilid ka ng Diyos. Wala rin masamang manood ka ng TV. Nilid ka ng Lord na once a month, magbukas, makita mo yung national news para makita kung ano na nangyari. At yun ang sinasabi, anak, yan yung pangako ko, nagaganap ko na. Then, justified ka. Pero kung leading mo lang yan, ay kasalanan ng malaki yan. May binasa ko yung Book of Judges. Asa ko po yung buhay ni Samson, naiyak po ako. Tumalon talaga yung letra eh. Nag-weeping po ako. Alam niyo kung saan po tumalon? Sa covenant ng Diyos. And the Lord said to me, maraming mga anak ko nangangako, hindi tinutupad. May consequences yan. Hello. Sabi niya, I honor my covenant. Ano ba yung buhay ni Samson? Meron po siya mga magulang, walang anak. Then, dumating po ang Lord sa kanila, nag-appear ang Lord. Ang tawag po ron, Christopanin. Si Jesus, kumuha ng kalagayan ng isang tao. Minsan ang tawag po sa kanya, the angel of the Lord. Pero si Jesus yun. For a period of time po yun, Christopanin. When God revealed himself in the form of a man. Nasabi niya sa mag-asawa, magkakaanak kayo. Pero sinabi niya po yung covenant, yung anak niyo, hindi inom ng alak. Hindi kakain ng mga pagkain pinagbabawal ko. At yung inyong anak, ang pangalan niya ay Samson, hindi magugupitan ng buhok. Ang ginamit po ng Lord na sign or harbinger para establish ang covenant ay buhok ni Samson. Kaya hindi kayo dapat magtaka nung naputol ang buhok ni Samson, wala na ang Diyos. Dahil nung naputol ang buhok niya, ang ibig sabihin, Samson broke the covenant. Siya po ang sumira. Dahil ang Diyos kahit minsan hindi sisira ng covenant, tayo lang ang sisira. Kaya nung sumigaw si Delilah, Samson, mga Philistine, tumayo si Samson, nagulat siya, wala na siyang lakas. Unlike na kahit siya itali mo, pag sumigaw si Delilah, Samson, the Philistine are coming, saglit lang.
pinapatid ni Samson yung makakapal na tali na yan. Kaya niyang pumatay ng 3,000 Philistine sa pangalamang ng asno. Ganun po siya kalakas dahil ang lakas niya ay galing sa Diyos because God honor His covenant. Ngayon, Samson broke the covenant. Nakakaya po yung istorya. Dinukot ng mga Philistine yung mata niya, binulag po siya. Ginawang alipin. Siya po yung tagadurog po ng mga mais na kinakain ng Philistine. Tagatulak po ng bato. Umiikot po yun. At lahat po ng pagkain ng Philistine, corn, yeast, wheat, dapat i-grind, durugin. Si Samson po yung alipin. Umaga, tanghali, hapon, gabi, hindi mo alam kung kailan kakain, bulag. Iniikot niya po yung grinding machine. A horrible thing to see. Because he broke the covenant. Nagandahan lang din naman sa Diyos. Sobala lang bait niya. Grace lang po talaga ng Diyos. Binalik ng Diyos. Ang buhok ni Samson, unti-unting humaba. At nung humahaba na po yung buhok ni Samson, naalala na naman ng Diyos yung covenant. At bumalik ang lakas ni Samson. At yung pinatay po niyang Philistine, nung malakas pa po siya at hindi pa siya bulag, at hindi pa po siya sumisira ng tipan, ay lumabas na kukunti sa marami niyang pinatay nung siya po ay binulag nila. Dahil lahat po ng namumuno sa kampo ng Pilisteo mula po sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, sila po ay may kasayahan. Almost lahat po ay patay. Namunta po si Samson, akay po ng isang kabataan. Kaya mga kabataan, blessing kayo eh. Mga kabataan, kinakausap ko kayo. Marami kayo mga pastor na i-revive mga kabataan. Marami kayong ibabalik ng mga naglingkod sa Diyos na nalamig, nahulog sa kasalanan. Dahil kung wala po ang bata, hindi si Samson makakatayo sa gitna ng dalawang malalaking bato. Inakay po siya ng bata dahil siya po'y bulag. At tinatawanan po siya ng mga Pilisteo mula po sa hari nila. Dahil alam nila si Samson walang lakas. Pero hindi nila nakita yung buhok niya humaba. Naalala ng Diyos yung covenant. Naalala ng Diyos yung covenant. Humaba ang buhok ni Samson. Naalala ng Diyos yung covenant. At nung humaba ang buhok ni Samson, bumalik ang Diyos sa kanya, bumalik ang lakas. Kaya ganun lang po kadali, yung mga tori po, nung tinulak niya ng kamay, ay nag-crash. At nasa itaas po ang hari ng Philistine, pati yung mga leader niya sa military, at lahat po ng royalty ng Philistine, pati prinsesa at mga prinsesa, pati mga alak po nila, pati po yung mga sundalo habang ang mamamayan ay nunod sa baba, nag-iba po ang templo, at sila pong lahat ay namatay. Marami pa po akong gustong sabihin that the Lord is moving me. Marami po sa inyo kayo sa TV screen, sa website, sa radio set. You break the covenant. Yung commitment nyo, wala na. Umaating kayo, pero yung commitment nyo sa cinema, hindi nakagaya ng dati rito sa EDSA. Ako'y nagpapaalala. Hindi lumilimot ang Diyos sa pangako niya. Binibigay niya tayo ng pagkakataon na bumalik sa covenant. Dahil ang biyayang matagal nang nakapending, ay wala siyang balak ipending. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kagaya ng sabi ng batang apostol dito last Sunday, magbigay tayo o hindi, sumunod tayo o hindi, tuloy ang gawain ng Diyos. Ang tanong tayo lang, mawawalan. Pero wala akong makitang dahilan para hindi niyo matanggap ang biyaya. It's only a matter of saying, God, babalik po ako. Susundin ko ang mga utos mo. Hindi na ako magpapaliwanag. Babalik po ako sa covenant. Yung mga pangako ko, hindi ko tinupad, ayusin ko na po ngayon. Everybody standing before I go farther. Now, nag-aantay po ang Diyos.
Kayo pong nakakaalam kung gaano kayo kakomited noong ano na pong pananampalatayan nyo ngayon. Kung nakita nyo pong nagbago yan at hindi po kayo nabuhay sa pagsunod, puro tayo struggle, puro tayo paliwanag. And then I ask everybody run to the front and let that covenant be treasured again. I don't say walk, I say run. Huwag na natin hintayin pa ang Diablo ibig gawin sa buhay ninyo. Pahirapan kayo kagaya ng ginawa niya kay Samson. Oo, ang mga alam ko, susunod lang sa tinig ko. Paniniwala lang sinasabi ng mga lingkod ko dahil lang sinasabi nila yung salita ko. Maliligtas ang pamilya at Pilipinas ng ganong kadali. Ang gawa ng kaaway ay wawasakin ko kagad. Samson is returning to God. I said, Samson is returning to God. Dahil siya'y chosen, pinangalak na Nazareth. Parang sa mga bakit siya'y nilabas ng Diyos sa mundong ito is to destroy the Philistine. Para kanino? Para sa Israel, ang bansa ng Diyos. Jesus is our shield, God raise us. Chosen out of chosen to bring deliverance to this nation and to bring apostolic revival to the church worldwide. Huwag tayong lumayo sa tawag natin. Huwag tayong umalis sa calling natin. In testing or without testing, be committed, be faithful to God. Oo, kung susunod lang ang mga anak ko sa akin, ang mga pinakako ko'y mararanasan nila. Hindi ako nagpalaya sa kanila para manatili sa wilderness. Ang sabi ko, promise land. At kahit patay na si Moses, magtatayo ko ng Joshua dahil may pangako ako. Dapat makarating sila sa perfection, sa promise land. Matuto po tayong sumunod sa Diyos. Tayong laging late sa gawain na nagpapaalala ko sa inyo. Tatakbo na naman kayo sa ibang fellowship, hypocrite. Kahit doon ka pumunta, yun pa rin kagawin mo, magagalit lang ang Diyos sa iyo. Ang solusyon ay hindi tumakbo sa ibang fellowship, kundi magbago, sumunod sa Diyos. Magsisi ng kasalanan. Tatakbo ka ba sa ibang fellowship dahil nare-review ka, nagnalako ka ng tithe and offering? Hindi ka nagpe-first fruit? Hypocrite! Yung pa rin ang gagawin mo sa ibang fellowship, dagdag na hato lang dadanasin mo sa Diyos, hypocrite. Ang kailangan mo magbago, magsisi, magpakumbaba. Dahil ang pagtaka sa ibang fellowship ay pagpapakita, ganyan ang ka-stubborn. Ganyan ang ka-deceive at ang pending judgment ay ibababa ng Diyos sa'yo dahil tahasan ng pagsuway mo. Nililigtas ka niya, gusto niya pagpalain ka, awang ibinibigay niya, sasayangin mo. Ang Diyos ay nagpatubo ng buong ni Samson. Naalala niya ang covenant. Hindi pa uli. Kagaya nang sabi sa akin ng Diyos, anak, hindi pa uli para magbago ang church. Hindi pa uli para magbago ang mga pastor, ang mga bishop, ang mga anak ko. Hindi pa uli para mag-ayos ng buhay, mahaba pang oras. May panahon pa.
hindi pa huli para mag-ayos ng sarili ng commitment ng dedikasyon. Hindi pa huli para umalis ng pagtitiwala sa bangko, sa mundo, sa lending. Hindi pa huli para umalis sa compromise sa pamilya, sa takot sa asawa at mga anak, kaysa matakot sa Diyos. Hindi pa huli para manindigan. Tinayo ang G-Cycle para palayain ang balusang ito. Tinayo ang G-Cycle para dalhin ang church sa buong mundo sa apostolic revival. Turuan ang church maging kagaya ng pagtihanda sa anumang araw at oras na pagbaba ni Jesus. Ito ang ating tawag. Dito tayo mag-labor. Andito ang pagpapala. Andito ang kasagana. Andito ang tagumpay sa pagsunod sa utos ng Ama. Sa paggawa ng pinagagawa sa atin. Hindi sa pagsuway at paghanap ng gagawin na hindi pinagagawa ng Diyos sa atin. Dito natin nilagay ang oras natin, ang pera, ang panalangin, pag-aayuno, ang lakas natin. Dito natin i-invest ang kita sa negosyo, trabaho, and we will prosper. We will be made rich. Mararapture tayong napakayaman, saktan sa kalusugan, makapangyarihan, pinagpala, malaya, nagligtas ng bilyong tao sa ibabaw ng lupa. Talk to God, to your Father who loves you dearly. Open your heart, say, God, patawad po, I break your heart. Yung commitment ko, nakalimutan ko, salamat, pinaalala mo uli. Ang dati kong sinimulan sa yung commitment, yung first love ko. May pamilya ako, wala, may asawa ako, wala. Sama kami nagpunta, hindi ko dapat binago ito. Ay kung binago ko, dapat mataas, hindi pababa. May pagsubok ko, wala, maraming pera, ipitakan ko, sapat lang. Hindi ako dapat nagbago. Desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. Lord, I give you my heart.
Will you say to Jesus, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you, Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Play that chorus. Just the instrument. Lord, I give you my heart. Will you open your arms to the Lord? As the chorus play, will you give your heart to Jesus? Babalik na, Lord, mga anak, mga inibig. Please pray for us. Hindi po biro yung mga kaluluwa niyo. Napakarami ninyo. It's a worldwide ministry. Kailan masiguro kung maliligtas kayo? Madaya ang puso't isip natin. Madaling magbago ang sinungaling ang diablo. Madaling bago ng sistema ng mundo, ng pangangailangan ng material na bagay. Nang tutusin, wala naman tayong kulang. Kumakain naman tayo. May kinikita naman tayo. Hindi na malaga kung may kotse tayo, may bahay na sarili. Wala. Importante, wala tayong kulang. Hindi tayo nagugutom. Minsan nakakalimutan natin yan. Madaya ang mundo. Huwag tayong maniwala sa Diablo, kagaya ng unbeliever. Nang kinabukasan ay nakasentro sa pagkasalukuyan. Tayo po ay sa eternity. Alam natin, iiwan natin ito lahat. Lagi kong sinasabi kong babalik ang Lord mamaya, ano bang halaga ng bahay na yan, ng kotse na yan, ng pag-aaral na yan, ng trabaho na yan, ano ba halaga? Hindi ba naniniwala tayong mababaya? Kung iba hindi naniniwala, ako ay naniniwala, hindi ako titigil mag-aaral na mababaya. Kailangan lang natin magbago ng isip. Kailangan natin talagang isuko sa Lord yung ating pong pasya, yung ating pong mga programa, yung ating plano. Lahat ng ito'y walang kabuluhan. Di ba kayo napapagod? Di ba kayo nagsasawa? Oo, ang kagalakan ay nasa pagganap ng kalooban ng Ama. Wala ito sa inipon mo, tinabi mo. Ando doon sa pagganap ng kalooban niya, sa pagpipinat ng gas. Huwag nating tipirin ang Diyos. Huwag nating pagtamutan ang Diyos. Huwag nating bigyan ng Diyos ng abuloy. Huwag nating kalimutan kayo nagtatrabaho sa abroad. Mula sa barko hanggang sa lupa, ano man ang posisyon ninyo. Ang Diyos ang may-ari ng lahat.
nagpapasalamat tayo na pagkatiwalaan niya tayo. Nahirap. Huwag natin kakalimutan, ang langit ay 1,000,000 ulit ang ganda kaysa lupa. Ilagay natin ang ating diwa sa langit para maligtas natin ang mga taga-lupa. Huwag na tayo pagsumabay sa gulo ng mundo. Pag-aalala ng mundo sa inamin, kakainit, titira na mapapangasawa. Alam natin lahat ng ito ay pansamantala. Temporal. Will you give your heart to Jesus? Will you give your soul? Will you give your mind? Will you give your plan? Will you give your time, your future, your everything? Hindi nyo gamitin ang trabaho ngayon para magligtas ng kaluluwa. Hindi nyo gamitin yung mga pag-aaral na yun para magligtas ng kaluluwa. Hindi nyo gamitin ang mga negosyo na yun para magligtas ng kaluluwa. Hindi natin gamitin ang mga buhay na ito para magligtas ng kaluluwa at parangalan ng Diyos. At ano ba lang kinita natin, pati gamitin niya to finance the gospel and be blessed. Be blessed to overflowing. Be blessed without limit. Will you give your heart to Jesus? Will you give your soul? Will you give your mind, your time, your future, your family, your everything? Just stretch your hands as a sign that you are giving all to Jesus. Paliwanag ang sabi nila sa akin sa corona, anak, it's a matter of time. Not once, not years, but a matter of time. The rapture of the church will take place in a twinkling of an eye. Wala na tayo rito. We're all begun. Marami na nakakita ng vision. Ang mga anak Diyos lumilipad mula sa lupa kagaya ng ibon bakit sa langit. Marami nang nakakita, kumapal ang langit. Nagulat sila, bakit kumapal? Para mga ibon o mga tao. The rapture saints. 5 billions lumilipad mula sa lupa patungo sa langit. Sinasalubong ang Panginoon. Inaantay ng Panginoon at napuno ang kalangitan ng rapture saint na sa glorified body lumilipad kagaya ng ibon in a twinkling of an eye. It's a matter of time. It's a matter of time. Oo, susunod lang tayo kung saan dadating ang biyaya. Susunod lang tayo kung saan dadating ang kasaganaan ng tagumpay. Ang promosyon dahil itong galooban ng Ama, itong concern niya sa ating lahat. Tulog tayo, inaalala niya ang ating kasaganaan, ang ating kapakanan, ang ating kaligayan, ang ating kinabukasan. Isa lang ang kailangan natin gawin, sumunod. Oo, kung susunod lang ang mga anak ko. Kung susunod lang. Mabilis ko mapapalaya ang Pilipinas. Mabilis ko silang mapapaunlad. Mabilis ko silang magagawa. Mabilis kong mabadala ang iglesia ko sa pagkabuhay na maguli at pamumuhay kagaya ko kung susunod lang ang aking mga anak. Huwag po tayo maging masyadong confused sa iinuming kakainin titiran. Regalo ng Ama ito, libre itong lahat. Kung iibong pinakakain niya, bigyan natin ng importansya ay ang pag-usat ng kaharian niya. Ang kaligtasan ng mga kaluluwa, ang pag-alis natin sa mundo ito. Do you hear me, beloved? Do you hear me, God's chosen people? Do you hear me living like Jesus James? We are called, we are chosen, and we'll be found faithful. I said we are called, we are chosen, and we will remain faithful. We are called, we are chosen, and we will remain faithful. Give your heart to the Lord. Give your soul to the Lord.
before the Lord. Let all that is within you bless His holy name. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Say it. I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Say it. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. For you, every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Sing it from the bottom of your heart. Lord, I give you my heart. Lord, I give you. I give you my soul. For I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, sing it. He's listening. I live for you alone. Every morning, time awake. Lord, have your way in me. One more time, the Lord is listening. Before your holy
later on. Lifting holy and dear, as I bless my love anew, I worship you in spirit, I worship you in truth. Make my life a holy prayer. Lord, as we lift our hands in humility, fill us with the spirit of obedience, Lord. Let us feel your heart. Forgive us, Lord. We break your heart. We grieve. Napakaraming pagsuway sa bahay mo. Napakaraming kasalanan sa bahay mo. Patawarin mo pong iglesia. We break your heart, Lord. Marami kami mga pangako, hindi namin tinutupad. Hindi namin ginagawa ang pinagagawa mo. Umikot ang panahon ng mga alak mo sa pera, negosyo, trabaho, mga kainini namin ginabuhat ang agahin ng pagano. Nawala na ng pagtitiwala sa iyo. Ang pagdaloy mechanical na lang. Lord, bring your church to this nation and to the world to a true repentance. Lord, pour out the spirit of obedience. Work in the heart of your people, Lord. Let godly sorrow come to the church that we lead to repentance and restoration. Yes, Lord. Oh, marami pong nasayang na panahon. Ang church ay naging laping istak sa mundo ng Diablo. Ang pangalan ng mga anak mo ay nasa lista ng mga may utang sa bangko, sa credit card. Same time, may pangalan sa langit, may pangalan ng mga utang sa lupa. What a shame, Lord. It breaks your heart. Walang contentment yung mga anak mo. O patawarin mo po ang church. Higit pang pinaniwalaan ng Diablo, mga kamag-anak, ang alok ng mundo, at kinilimutan ang mga salita mo. Ang sabi mo kung maniniwala lang ang susunod ng mga anak ko, takit magpapalain ko sila. Mabubuhay sila sa bukas na lang. Wala silang utang na papayaran, walang interest na papayaran, hindi masasayang ang pera ko sa mga utang na yan. Sa mga tubo na yan. The Lord, deliver your people. Break the bandage to the church, to your church, Lord. Let your people cry out for deliverance. Maliwanag ang sabi mo, anak, bilyong pera ang binayad ng mga anak mo sa mga utang at interest na yan, sa mga bangkong pinag-utangan nila. Bilyong pera. Ang judge sa buong mundo ay guilty ng pagsasayang ng bilyong pera ng Diyos. Pinayad sa interest ng mga utang na yan sa bangko, ibig na gamit sa bahay ko. Hindi yung bahay ko ngayon nagsasuffer. Kukunti pagkain. Walang pera sa misyon.
Pero yung pera ko, bilyon, binayad sa interest ng mga utang sa bangko ng mga anak ko sa buong mundo. Ang gawain ko nagsasuffer. Yung kaharian ng gablo may pera, yung gawain ko walang pera. Dahil yung pera ko binayad ng mga anak ko sa buong mundo sa utang sa bangko. Sa sakyan pa ay material na bagay, credit card, bill, yung pera inubos ng mga anak ko. At hindi sila nagsisisi ng kasalanan. Umaasa sila ng pagpapala. Palayain mo mga anak ko, ipangaral mo katotohanan. Nahawa ko sa mga anak ko, nagpapagal, nagpapagod. Sakay ng barko abroad, puntang Amerika, Saudi Arabia. Negosyo rito, aral dito. Kailangan makakita ang mga anak ko. Sinara ng jablo isip nila. Nakalimutan na nila ang aral ko. Hindi pa huli upang managana ang mga anak ko na walang pinagpagod. Hindi ba nangako ako ang kayamanan ng likoy para sa kanila? Hindi ko sinabi pagpagura lang, sabi ko tanggapin nila, ibibigay ko. Ang binibilas nila yung mga kotse't bahay na inutang nila at material thing, hindi ang gospel. My work suffer terribly. The souls of men die in hell. There is no money in my house. Ang mga anak, binigyan ng trabaho, inimpok yung pera sa bangko. Dilipid ako. Takot mabawasan, nakalimutan nilang pagpapalay. Wala sa pagtatago. Wala sa paglilimit. My God. Mama, I have done my best. I preach the truth. Ikaw na pong bahala sa puso ng mga anak ko. Inuwi ko na naman makakapagbago sa kanila. Ginagawa ko lang ang narinig ko mula sa iyo. Sinusunod ko lang ang utos mo. Nagsasuffer ang gawain mo matagal na. Bilyong pera binayad sa interest ng mga utang na yan. Do you hear me, church? Now you understand kung bakit pasag ang puso ng Ama. Umiiyak, nalulungkot, nananangis. Disobedience break the heart of the Father. Bawat fellowship may utang. Nangutang lang nangutang here in abroad. Nagsuffer ang bahay ng Diyos, ang gawain ng Diyos. Oh, pray for us. Nangangailangan ng body of Christ ng napakalaki apostolic revival araw-araw. You must believe me, hindi ito matatapos ng isang buwan. Kailangan linisin ang church, for the Lord is coming. Judgment begins in the house of God. O paano maliligtas ang mundo malibang lumaya ang church? Karaming ang nag-aambisyon mag-abroad, di ba? Sana ko ipipinas yung gospel. Pero ang puso't isip naman nag-abroad, asawa, anak, pamilya. Utang na babayaran. Kailangan lumaki yung kita. Hindi ang kapakanan ng Diyos. O konti ang may pusong ganun. And God bless them all. Di ba rin sanang iniwan ng mga asawa, mga anak, nagtiis ng homesick kung dahil sa Diyos. Kaligtasan ng kaluluwa, they will be blessed. Kahit magsara ang kumpanya, God will bless them and will give them another company, even their own companies. Dahil nga ang motibo hindi tama. So they struggle. Oh, hindi ko makalimutan ang sinabi na in the book of Haggai chapter 1. Marami sa mga anak ko trabaho ng trabaho, butas ang bulsa nila, hindi sila kontento. Inom ng inom, hindi sila nawawala ng uhaw. Kain ng kain, hindi sila nabubusog. I blew it away! Anong ibig sabihin, tinagalan ko sila ng contentment.
Why, ang bahay ko'y wasak. Ang bahay ko'y sira. Ang bahay ko'y walang pagkain. Ang bahay ko'y walang perang magamit para ipinansang gospel. Paano ko sila bibigyan ng kasiyahan? E ako'y puno ng kalungkutan. Oo, Dominic, ang may pandinig sa sinasabi ng Espiritu sa kanyang iglesia. But Jesus is ours and will obey God. Ang sabi ko, ang Jesus ay susunod sa Diyos. Ang sabi ko, ang Jesus ay susunod sa Diyos. Lift your hands and say, yes, Lord, we will obey you. We will obey you, Lord. Dahil kami gagamitin mo para magdala ng apostolic revival sa body of Christ sa buong mundo. Hindi namin papalagpasin ang pagkakahirang na ito. As Lord. Kayo pong lahat na may sakit at karamdaman nagpunta rito bago lang ngayon dalos sa TV screen, sa website, sa radio set. Hingin niyo po ng tawad ang inyong mga sama ng loob ng puhin na langit habag sa sarili. At patawarin niyo po yung nagkasala sa inyo. Para pag pinag-pray ko kayo mamaya ay gagaling po kayo. Sige po, simulan niyo na po humingi ng tawad tayo po mga bagong dalo. Hindi pa tumanggap kay Kristo. Habang lahat po ay nasa espiritu ng kababaang loob. Patawarin niyo po yung mga nagkasala sa inyo. Humingi kayo ng tawad sa inyo, mga tampuhin na nakit sa mahanang loob. Galit po, hindi pagsunod sa Diyos. Sige po, at magpatawad po kayo. Para pag nanalangin ako mamaya kayo pong nasa winter ay tatayo. Yung mga cancer niyo po'y mawala, lahat ng karamdaman niyo'y maalis. Habang lahat po'y nasa espiritu ng kababaang loob. Go on, Lord, have your way. Have your way in the heart of your people, Lord. Kung ihanda mo lang na mga pinapagbaba mo, simula mo na po ngayon at araw-araw ipagpatuloy mo. Hanggang masumpungan mo kaming kompleto. Dahil ito ang panalangin ng apostol sa lahat. I pray for your perfection. I pray for your perfection. I travail that Christ be formed in you. You have received Him, but His life must be formed in you. Must be seen in you. I pray for your perfection. Lord, have your way. Sing with me, all together. Maging kayo sa abroad, lahat ang nasa TV screen, website, radio set, sing with us. Here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving.
And as we pray and worship your holy name, a sanctuary pure and holy, just and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me a sanctuary pure and holy, just and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. Sing it as a prayer. So soft, sing it, say it. Lord, prepare a sanctuary. Pure and holy. Just and true. Thanksgiving. I'll be a living. Without the organ, everybody sing it. Lord, prepare me a sanctuary. A sanctuary. Pure and holy. Pure and holy. Just and true. Just and true. With thanksgiving. I'll be a living. Sanctuary. For you. Sing it again. The Lord is listening. Lord, prepare me a sanctuary. Gagawin niya ito sa atin, pure and holy. Pure. Pangako niya yan, tutuparin niya yan. Just and true. Just and true. With thanksgiving. With thanksgiving. I'll be a living. I'll be a living. Sanctuary. Sanctuary. For you. Sing it again. The Lord is receiving us.
Lord, prepare me a sanctuary. A sanctuary, pure and holy, pure and holy, just and true. With thanksgiving, I'll be a living, I'll be a living sanctuary, all together with the instrument, for you. Lord, prepare, you will, Lord, you will, a sanctuary, pure and holy, just and true. Singing, display the instrument. Lord, as we close your service, fill your people with the Holy Spirit and with power to seal the revelation, to seal our life, to seal what you have done today in our heart. Puspusin mo po ang bawat isa ng Espiritu Santo, bata, matanda, lalaki, babae. Ang nasa TV screen, nasa website, nasa radio set, nasa LSE, nasa lugar na ito. Feel everyone. Receiving, you are sealed by the Spirit of God. You are sealed by the Spirit of God. This is our eternal security, the sealing of the Spirit. This is our eternal assurance, the sealing of the Spirit. This is our guaranteed deposit, the sealing of the Spirit. Oh, this is our immortality, the sealing of the Spirit. This is our immunity, the sealing of the Spirit.
This is our credential, the sealing of the Spirit. Dadalhin tayo nito sa pagkagutom sa isang balinis, matuwid, banal at masunuring pamumuhay. Ito ang gagawin niya sa atin. Dadalhin niya tayo sa isang banal, matuwid, malinis na pamumuhay. Mananabik tayo rito araw-araw. Ito ang gagawin niya paghanda sa mga anak niya bago siya bumaba. According to your will, Lord, seal everything you have done today. Let your presence come to your people. For us to be a thanksgiving and a living sanctuary, Lord. Pure and holy just for you. I'll say this, Lord Jesus, thank you for making me like you. This is the desire of my heart, to be like you, to do your works, and to finish the will of the Father. I am like you. This is my predestination. I am like you. Tayo po ang inyong kamay. Just praise the Lord. Let's praise the Lord. At habang lahat po ay nagpapasalamat sa Diyos, lahat po ng first-timer sumabay po sa panalangin ko, sabihin niyo ito, Lord Jesus, eto po ako, tanggapin mo. Hindi ako pwedeng mabuhay nang wala ka. Patawad po, Ama, sa lahat ng kasalanan ginawa ko mula pagkabata hanggang sa oras na to. Patawad po sa kawalan ko ng panahon sa iyo. Pag-ibig, pagtitiwala, at pagsunod. Tinatawad ko na po ang mga nagkasala sa akin. Kasabay ng paghingi ko ng tawad sa aking mga hinanakit. Sama ng loob, tampo, at tabag sa sarili. Jesus, kung wala ka, ay hindi ako maliligtas. Pumasok ka sa puso ko ngayon. Tinatanggap po kita bilang personal kong Diyos. Tagapagligtas, nanggagamot, Panginoon ng aking buhay. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Ako'y sumasampalataya na nabuhay ka mula sa mga patay upang bigyan ako ang buhay na walang hanggan. Tinanggap ko na po ang iyong pagpapatawad. Nalaya na ako sa akusasyon ng Diablo, kontemnasyon, bunga ng kasalanan. Malaya na ako. Anak na ako ng Diyos. Mamahalin ko ang buhay mo. Papasakop ako sa pamamahala mo. Kasusundin ko mga utos mo. Salamat po sa karapatan na maging anak ng Diyos. Ipagsasabi ko sa lahat, anak na ako ng Diyos. Tagapagmana ng Diyos. Upong maghahari kasama ng Panginoong Jesus. Ibabahagi ko ang karanasan ko sa iyo, ang bagong buhay mula sa iyo. Salamat po sa pribileyo na maging anak ng Diyos. Thank you, Jesus. At lahat po na may sakit at karamdaman ay ipapanalangin ko sa TV screen, sa website, sa radio, sa lugar na to. At pagkatapos ko pong manalangin, huwag po kayong aalis, maiwan kayo rin, magpapasalamat kayo sa Diyos. At kayo po sa TV screen, sa website, sa radio, sa LSN, susulatan niyo ako, tatawagan. Sasabihin niyo po sa akin kung anong kagalingan ang tinanggap ninyo. Aparangalan po natin ang inyong takilang manggagamot ng ating Panginoong Hesukristo.
Cancer, goiter, leukemia, katarata, epilepsy, pagkabulag, pagkabingi, pagkapipi. Pagkaparalay, sakit sa buto, sa bato, UTI, malusaw ka, mamatay ka. Virus, germ, mikrobyo, bakterya, HIV, AIDS, salot ka, I rebuke you. Bato sa bato, malusaw ka. Bukol sa dibdib, malusaw ka. Sakit sa puso, I rebuke you. Mataas na blood pressure, I rebuke you. Mataas na blood sugar, I rebuke you. Pagkabuok, I rebuke you. Pagkabingi, I rebuke you. Pagkapipi, I rebuke you. Sirang cornea, mabuo ka. Mahinang ugat, lumakas ka. Sirang retina, mabuo ka. Mga kulitis sa mata, upper lower eyelid, malusaw ka, matunaw ka. I rebuke you. Kulang na fluid sa mga mata, maging sakdal ka, makumpleto ka. Sakit ng ulo, I rebuke you. Ugong sa tenga, I rebuke you. Allergy, I rebuke you. Sakit sa ilong, I rebuke you. Sipon, ubulag na trangkaso, I rebuke you. Kahirapang kalaswan, I rebuke you. Ingit, galit po sa manap, espiritu ka, I rebuke you. Takot, espiritu ka, I rebuke you. Pagsawa, espiritu ka, I rebuke you. Orasyon, hula, kulam, barang, I rebuke you in Jesus' name. Pagka nang babalik, Lord, I thank you sa mga sugat mo, magaling na, lahat na may karamdaman. Sige po, gumalaw na po kayo, huminga na kayo ng malalim. Kayo po sa TV screen, sa website, sa radio set, magaling na po kayo. Pinagaling na po kayo ni Jesus. Yung dati hindi niyo magawa, gawin niyo na po ngayon. Praise God. Sabihin niyo, Lord, salamat po. Magaling na ako. So, itayin ko po ang inyong tawag, ang inyong sulat, ang inyong praise report, ang inyong testimony, ang inyong email. At salamat sa inyo pong katapatan sa pagbibigay ng inyong mga ikapot kaloob. Diyan po ang mga account ng ministry. Sabihin niyo po kung para saan po ang inyo po mga kaloob. Pagkatapos yung mga ikapo, ito po ba television, radio, mission of love, building? Para saan po siya? Let us know. At inyo po nga kalimutan, di kayo sa tao nagbibigay kundi sa Diyos. At lahat po tayo nagbibigay. At paniwalaan po natin ang sabi ni Jesus. Kapag tayo nagpala, tayo po ipagpapalain. O wala pong susi ng kasaganaan maliban sa pag-iikapo at pagbibigay ng ating mga kaloob. Ayan pong susi ng kasaganaan at pag-prepare fruit sa unang buwan ng bawat bagong taon. Andi dito po kasaganaan. Tithes and offerings, Deuteronomy 12 verse 6, Malachi 3:8 hanggang 12. First fruit, Proverbs 3:9 and 10. Andi dito po ang kasaganaan. Diyan po lahat ng pangako ng Diyos. Basahin niyo po siya. Luke 6:38, Proverbs 11:24-25. Proverbs 10:20 to Proverbs 10:6. Psalm 35:27. 2 Corinthians 8:9. 2 Corinthians 9:6-15. And dito po ang napakaraming pangako ng kasaganaan bunga ng pagbibigay. 2 Corinthians 1:18-20. And lastly, ikukot ko po ang sinasabi ng number 23:19-21. God is not a man that he should lie. Ang Diyos po hindi tao na nagsisinungaling. Ang pangako niya ay tinutupad niya, ang sinasabi niya ay ginagawa niya. Pag tayo po isusunod sa utos niya, pagpapalain niya po tayo. Paniwalaan po natin yan. Hinihintayin ko po ang inyong pong reply para sa inyong ibinigay para ma-verify po siya. And always remember, lahat ng ibinibigay natin, kasama po ako at ang pamilya ko, ay ginagamit sa gawain ng Diyos. Wala po akong sweldo rito. Hindi po ako tumanggap for the past 31 years para turuan po ang Diyos na maglingkod bunga ng pag-ibig sa Diyos, hindi bunga ng pangangailangan. At dito po ang pagpapala. Sabihin niyo po ang deposit slip para pag binerify, ay hindi po siya mawala. And always remember, pagbagsak ng pera niyo po sa bank account ng ministry, gagamitin po kaagad siya. Kung saan po siya naka-designate, doon po siya pupunta. So expect blessing from heaven, for your giving is your blessing. Kasi muli nating pagkikita, we want to see you sa atin pong gawain sa EDSA at sa lahat ng chapter ng Jesus Shield here and abroad. Kamawag po kayo, sisend namin sa inyo mga lugar at mga address, mga telephone number para makadalo kayo sa Mindanao, sa Visayas, saka sa Luzon, sa Metro Manila, sa lahat ng chapter sa ibang bansa. Tigit sa lahat dito po sa 1069 EDSA Barangay Katipunan, Quezon City.
and expect something great when you attend. Dahil ang Diyos po ay nakatira rito. So, kung natin kakalimutan as I close, God wants our obedience. He desires that you and me and His people around the world will live in obedience as we follow Jesus our Lord. And expect na pag tayo po'y nagsimulang sumunod, the destruction of the devil's work, hindi lang po sa pamilya nyo, hindi lang sa bayan natin, kundi sa buong mundo, higit sa lahat sa body of Christ. God promised that. Psalm 81, verse 13 and 14. Our obedience is the devil's destruction and their works. Our obedience is their salvation. And our obedience pleases God. So you are forever blessed as you obey God because you love God. Palakpakan po natin ang Diyos. Do you have prayer requests? We're here for you 24/7. Have you experienced God's love and greatness? Share your testimony. Don't forget to like our official Facebook page. Follow our Instagram and Twitter accounts. Subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, or simply in the search bar, just type youtube.com/Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato B. Carilli, and also the ministry's events. Be a part of this God's greatest anti-move through social media. Thank you for joining us tonight. You can also attend to our Living Like Jesus services.